It is now live, ma'am. Mary Joy, can you take it away? Okay po, sir. Thank you po. Tingnan ko lang po madali yung ano. Ah, hindi ko pa po sir makita sa page natin po yung live. Nasa YouTube yata, ma'am. Tingnan ko ulit, ma'am. Ah, sa YouTube. Okay po. Okay po. Ma'am, I think kailangan ni-upgrade. Only one lang po ang ma-broadcast ngayon sana. Ah, dito lang tayo sa Facebook na lang, ma'am. I-transfer ko muna ito sa Facebook ang live. Ang live po natin. Okay po, sir. Facebook ka na lang po, ma'am, sa Facebook page po. Okay po. Live na po sa Facebook, ma'am. I-check na lang po. Yes po, sir. Facebook. Nakikita ko na po. Okay po. Thank you po. Okay, mas start na po ako, sir. Okay, so good afternoon, everyone, and good evening na din. So, meron na tayong apat na participant sa ating Facebook live stream. Good afternoon, teachers, ating mga future LPTs. It's good to be back. So, teachers, ngayon yung continuation natin ng ating general education, no? Nung last time, nakapag 41 items na tayo. And we will continue the rest of the items for this evening. Okay, so let me check kung meron na tayong mga participants. Okay, 14 ang ating nasa Facebook Live. So teachers, you may comment your greetings in our Facebook comment section, okay, sa ating Facebook page para maganda yung start ng ating session for this evening. Okay, good afternoon and good evening na din, teachers. So again, for this session, I encourage you to prepare your pen and paper to take down notes of the important concepts that we will discuss, no? Kasi hindi lang naman ito pure isasagutan lang natin yung mga questions na ibibigay or ipa-flash sa ating screen, but of course, teachers, meron din ditong mga discussions, no? I-discuss natin especially yung mga concepts na hindi nyo pa po alam and yung mga sub-concepts na maganda ring malaman nyo, teachers, especially for the new TOS, no? Kasi yun na yung bago ngayon. Okay po? Sige. Okay, so dumadami na ang ating mga participants sa ating Facebook Live. So, good evening again, everyone. So teachers, again, encourage ko kayo na mag-take down notes and
yung ating mga teachers din na mag-focus sa ating review, okay? So, wag tayong ma-distract sa ibang bagay, lalong-lalo na kapag may mga ganitong session. Kasi minsan, isang parang may ma-miss ka lang na isa, tapos yung iba yung mga kapwa nagre-review din alam, tapos hindi nyo alam. So, medyo mahirap. Although, pwede nyo namang mabalikan, teachers, pero still, no, magandang patuloy lang yung pag-absorb natin ng mga knowledge na i-discuss natin for this evening. Okay, teachers, so I think magandang mag-start na tayo kasi 6:42 na. Mag-start na tayo ng ating session. Okay, so again, general education tayo. 100 items. I-continue natin ngayon yung 42 onwards. Okay, so again, yung mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Miss Mary Joy P. Zambrano, LPT. Okay, kakapasa ko lang po last March 19. May 19, 2023, no? Pero kami yung mga March takers. Kami yung first batch of the new curriculum and the grades para sa ating new TOS. Kaya teachers, very important to please pay attention kasi itong mga questions na ipapakita ko or yung mga questions na i-discuss natin for this evening, na i-drill natin, they're all questions na related na sa ating new curriculum, okay? New TOS. Okay, so yan, teachers. So again, good evening. Start na tayo sa ating item number 42. Okay, sige. For item number 42, since most organisms consume more than one type of animal or plant or consume both, the transfer of matter and energy intertwined into blank. Sige nga po. Okay, is it A, food consumer? Is it B, food web? Is it C, producer? Is it D, food chain? Okay, so science naman yung ating focus, I think, science for this evening, and may mga iba na ding subjects na incorporated. Kasi gen ed nga, halo-halo naman yung mga subjects for gen ed. Okay po? Sige. I'll wait for your comments sa ating comment section. Lumabas na yung sagot, no? One moment, teachers. Ayan, sige po. Okay, how about the others? Ano daw yung tinatawag natin na, sabi dito, since most organisms daw consume more than one type, okay? Organisms consume more than one type of animal or plant or consume both. Anong tawag sa transfer of matter and energy dito, okay? Anong tawag dito? Anong hinihingi dito? Okay. Alright, sige. Sabi ni Sir Javi, letter B yung sagot niya. Si Ma'am Mary Joyce naman, letter B. Same kay Sir Reynaldo. Kay Ma'am Jean, kay Ma'am Mary Joy, kay Ma'am Lyle, and kay Ma'am Janine. Sige, tama po yung sagot ninyo. That is food web. So, familiar na ang ating mga teachers, no, sa kung ano ba yung food web. So, yung mga context clues na ginamit natin, organisms consume more than one type of animal or plant or consume both. That is food web. Hindi naman food consumer, no? Hindi naman food producer and hindi naman food chain. Pero yung iba sa inyo, baka po malito sa kung ano yung food web and food chain. So let me still introduce or further give you an idea regarding food web and food chain. Okay, so for you to see the difference between food chain and food web, okay? So yung food chain, teachers, there is only a straight line from producers, okay, producers, let's say for example, plants, to first consumers, no? To first consumer, kagaya ng grasshopper, no?
to second consumers, to third consumers, and so on and so forth, okay? And then, kung yan ang food chain, yung food web naman, each organism naman eats and is eaten by two or more organisms. So everything is connected by a food web. And then sa food chain naman, an organism at higher level of food chain eats a specific organism at the lower level. And then yung food web naman, an organism at higher level of food web can eat more than, okay? Yung ano dito is more than one organism from the lower level. Food chain, ito yung simplified version ng ating food web, okay? Mas complex kasi yung food web. So food web is what happens in reality. A food web contains many food chain, okay? Mas complex siya compared sa ating food chain. Single food chains is unstable in an ecosystem while food webs are stable in an ecosystem, okay? So you may take note of this in important information so that kung medyo malabo pa sa inyo yung food chain and food web, okay, mas nalaman nyo this time, okay, teachers? Okay, sige. So, teachers, you got it correct. Nakikita ko naman yung mga comments nyo. Very good. Okay, sige, mag-move forward na tayo. Kasi sabi ko nga po, yung ating gen ed naman is more on kung gaano ba karami yung alam mo. Okay po? Sige. Number 43, the disappearance of some species and appearance of new species in an ecosystem illustrates ecological blank. Letter A, is it selection? Letter B, is it isolation? Letter C, separation? Or letter D, evolution? Sige nga po. Teachers, pag-include ng item number before the answer, okay? Sa inyong sagot sa comment section, okay po? Para makita ko kung anong item na po ba yung kung anong item po ba yung sagot nyo. Okay? Disappearance of some species and appearance of new species in an ecosystem. Anong tawag dyan? Letter? That is letter D. Okay, that is evolution. The disappearance of some species and appearance of new species. That is evolution. So, hindi naman siya separation. Obviously, ma-i-cross out nyo agad yung separation and isolation. No, hindi yan yung sagot. And yung selection din naman, hindi siya yung sagot. But, siguro kung nilagay dyan is natural selection, baka medyo may connection pa siya. Pero since selection lang yan, pag nakita mo yung A, B, and C, tapos nakita mo yung naiba, which is the evolution, and you also know the concept of evolution, then madali nyo po siyang masasagutan, okay? Mag-add one out lang po kayo, teachers, okay? That is another technique for you to be able to answer gen ed and even prof ed, okay po? You can do or apply add one out as technique, okay? Sige. Yes, evolution po yung sagot. Siguradong-sigurado talaga si Sir, sino po ba to? Si Sir Maxi. Very good. Si Ma'am Lyle, si Ma'am Mary Joy, si Ma'am Jean, si Ma'am Mary Joyce, si Sir Maxi, and si Ma'am Zunan, and the rest of our teachers who got the correct answer. Very good po, okay? Let's move forward, teachers. Item number 44. Conduction, convection, and radiation are ways of transferring or transforming energy through the use of blank. Is it heat energy or heat? Okay. Is it B, force? Is it C, waves? Is it D, electricity? Sige nga po. Again, item number first, teachers, para makita ko kung anong item ba yung sinasagutan nyo. Okay, sige nga po. Conduction, convection, and radiation. Ways of transforming or transferring energy. Anong gamit? Is it force, waves, electricity, or heat? Mm-hmm. Sige nga po. Okay, teachers.
Pag sinabing conduction, convection, and radiations, yung way of transferring or transforming energy dyan ay gumagamit ng none other than heat energy. Okay? Sa mga nagkamali, kindly take note po. Okay? That is letter A, heat energy. Hindi yan force, hindi din waves, hindi din electricity. Okay? Kindly take note sa mga nagkamali po sa ating mga teachers. Please take note of this. Pag sinabing conduction, convection, and radiation, yung transferring or transforming of energy, that is with the use of heat energy. Okay, very good kay Ma'am Joanne, Ma'am Mary Joyce, Ma'am Janen, Ma'am Athena, Ma'am Jean, Ma'am Kathleen. Aha, si Ma'am Jean medyo nalito siguro si Ma'am, pero okay lang 'yan, Ma'am. Again, sabi ko hindi naman masamang magkamali dito basta on the actual let, hindi na tayo magkakamali, okay? Still very good for trying. And then si Sir Ronald din, tama yung sagot. Very good teachers and the rest of the teachers na sumagot po, okay? Sige, continue lang tayo teachers sa pagiging active when it comes to drills like this kasi ito yung magpapapasa sa inyo kasi mamamaster niyo yung mga concepts and yung test-taking skills niyo din mamamaster and mas mai-enhance. Okay? Okay, sige, mag-move forward na tayo. Okay. Okay, teachers, this is very easy. Ulit-ulit na ito, kahit elementary, high school tayo, alam na dapat natin to. Okay, number 45. The foundation rock of society which develops values and becomes the cornerstone of peaceful living is the blank. Okay? A, home. B, city. C, family. D, town. Sige nga. Wala nang malilito dito, teachers, no? Okay, sabi ni Ma'am Mary Joyce, letter C. Si Ma'am Janen, si Sir John Ivan, and then si Ma'am Mary Joy din, si Ma'am Jevi, si Sir Jevi. No, letter C. Almost naman lahat naman ata sa inyo naka letter C. Okay? Kasi po teachers, yan yung correct answer, okay? Letter C. Baka yung iba may nagpili po ng home. No? Kasi yung home maganda ding pakinggan and pwede din nga, no? Pero teachers, yung accurate, yung pinakahinahanap kasi po dito is yung family, hindi naman yung home. Okay? Yung family. Kasi yan, 'di ba, yan yung basic foundation ng ating society. Kahit naman hindi sinabi diyan sa number 45 na the basic unit, no, ng society. Still, yung foundation rock of society, pwede nyo na yung parang synonymous na din yan doon. So, you should learn also, teachers, na kahit na hindi siya word for word, hindi siya word for word, still, alam nyo pa din siya kapag nakita nyo sa question or system, okay? Para masagutan nyo ng madali yung item. So, hindi po siya home, and pag nakita nyo din si city and town, alam nyo hindi din yan. Okay? Hindi po sila yung sagot kasi yung family yung correct answer. Okay, sige. So, most of you got the correct answer naman. Okay, very good teachers. You got the correct answer. Okay, so for item number 46, these are traits of a psychosocially healthy person except letter A, unable to control anger, tension, and anxiety. Letter B, can work alone with others. Letter C, accept one's mistake. Letter D, looks at the bright side in every situation. Sige nga po. Use our techniques, no, mga tips para dito. So, nabanggit ko kanina yung isang technique. So, you may use that for this item. So, lahat daw ng traits ng psychosocially healthy person ay naririto sa options na to. Pero yung hahanapin nyo, teachers, is yung except. Again, teachers, ulit-ulitin ko yan.
na kapag nakikita nyo na merong naka-capitalize, kagaya ng except, avoid, i-highlight nyo again, teachers, okay? I-highlight nyo agad or i-circle nyo agad when it comes to actual let. Let's say, for example, yung questionnaire nyo nandyan na sa harapan nyo. Kapag sumasagot na kayo, teachers, ganito yung mga gagawin nyo so that you're guided. Kasi baka hinahanap nyo na naman yung mga psychosocially healthy person, madami yan dyan kasi hindi nyo na naman napansin yung exam pala yung hinihingi. So natagalan na kayo sa item na yon na sobrang dali lang naman talagang sagutin kasi hahanapin mo lang naman yung exam. Okay? So sabi ni Ma'am Jean, letter A, ni Ma'am Aileen, ni Ma'am Aileen, ni Ma'am Kathleen, Ma'am Mary Joyce, Ma'am Angelica, Sir Jevy, and I think the rest of our teachers, si Sir Drex, si Ma'am RV, and marami pang iba. Your answer, yung sagot niyo po, mostly ay letter A. Okay, sige. Teachers, ang gagamitin niyo pong technique dito, add one out. Ano yung naiiba dyan? And of course, huwag lang kayong mag-add one out kasi syempre kung naintindihan nyo naman po yung mga options and yung tanong, madaling nyo naman yung makikita yung correct answer. So yung psychosocially healthy person can work alone with others. Well, can work alone with others ba? That is correct, di ba? That is a psychosocially healthy person. Except one's mistake. That is still a psychosocially healthy person. Looks at the bright side in every situation. Tama, di ba? Yan yung hinihingi dito sa psychosocially healthy person. Pero yung letter A, which is negative, and kapag naiintindihan nyo naman yung letter A, unable to control anger, tension, anxiety. Dito pa lang sa unable, hindi daw nako-control yung anger, tension, and anxiety. Alam mo na, hindi yan yung characteristic or traits of a psychosocially healthy person. So, hindi siya yung, yan yung except na hinahanap natin. So, siya yung sagot dito. Okay po? So, very good, teachers. I think most of you got the correct answer naman. Letter A. Okay, add one out lang tayo as our technique for this item. Okay, next item. Alright, sige. Number 47. Easy access to travel, rise of mass media, and interconnectedness through technology made possible the existence of the concept which is, anong tawag dyan? Is it A, global village? Letter B, World Wide Web? Letter C, United Nations? Letter D, International Alliance? Sige nga. Sige nga po. Very active na naman ang ating mga teachers. So, thank you teachers for being active sa ating comment section and of course, sa ating mga lives, no, na ganito. Okay, so may mga nakikita akong iba't ibang sagot dito, teachers. Intindihan natin yung tanong, okay? Yung easy access to travel daw, yung rise of mass media and interconnectedness through technology. Okay, yan yung mga clues natin, teachers. Through technology made possible of the existence of the concept. Anong tawag natin sa concept na yun? Is it global village, World Wide Web, or WW, see United Nations, the International Alliance. Okay, I'll give chance sa mga hindi pa sigurado or nagdadalawang isip pa na magpalit ng sagot. Okay, kasi iba-iba yung mga sagot ng ating teachers. Sige nga. Baka, teachers, porket nakakita kayo ng rise of mass media tapos meron pa ditong technology. Baka nalito kayo, teacher. Sige nga, wag niyong titingnan yung isang clue lang dyan. Tingnan niyo yung lahat ng clues na yan. And kung isa-summarize niyo yan, anong tawag dyan? Okay? May A, may B. Sabi daw ni Sir Maxi, letter B. Si Ma'am Regenfell naman, global village or letter A.
si Ma'am Mary Joy, letter A din. Same kay Ma'am Mary Joyce, kay Ma'am Ann, and then kay Ma'am Eileen, letter B. Okay. Letter B. Madami yung letter B teachers. Bakit letter B yung sagot nyo dito? Siguro hindi pa kayo masyadong familiar, no? Ito, teachers, question na to, pwede itong pumasok sa contemporary world. Okay? But for this item, nakikita nyo naman yung tamang sagot, di ba? Letter A po siya. Bakit? Teachers, pag sinabing global village, meron ng easy access to travel. Yung rise of mass media din, okay? And yung interconnectedness, no? Pag sinabing interconnectedness, madali na lang ang lahat, parang kahit nasa ibang bansa ka, madali mong makukontak or madali kang makakapag-shopping kahit na ay nandito ka sa Pinas, pwede kang mag-shopping. Let's say for example, 'di ba, may Shopee na tayo. Kahit yung item nandun sa China, pwede mo siyang mabili, 'di ba? Kasi meron ng mga ganong platforms na magagamit. So, through technology, teachers, nagkakaroon na tayo ng interconnectedness. Okay? And pag pinag-isa mo tong lahat ng ito, teachers, yung easy access to travel, 'di ba? Ang dali na lang ngayong mag-travel, no? Kasi yung mga inventions, no? Madali na lang siya. So, of course, through the technology. And yung rise of mass media na nakikita naman natin ngayon. And again, yung interconnectedness, which is one very important key term para sa konseptong ito, kaya tayo nagkakaroon ng sinasabing global village. Okay, teachers, hindi siya World Wide Web, na baka nalito lang kayo kasi yan nga, meron tayong rise of mass media, interconnectedness through technology, but the concept of World Wide Web is different naman siya, no? It is different. And mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung tinatawag nating World Wide Web. Okay? Meron diyang isa na pwede mong masabi sa World Wide Web under technology siguro or yung rise of mass media, pero hindi lang naman kasi yan yung hinihingi. Okay? So you have to broaden your ano din, yung idea nyo, teacher, ng teachers ng mga ganitong concepts, okay? And yung hinihingi po dito is global village. Let me read your comments. Baka meron tayo dito. Okay, so very good sa mga nagsumagot ng global village. And I think naman kaya siguro yung ibang teachers natin hindi pa ito nakuha, no? Hindi nakuha yung item na ito or yung sagot sa item na ito kasi baka hindi pa sila familiar sa concepts ng contemporary world and global village, no? Teachers, I encourage you to again read trends, no, contemporary issues, yung mga bago ngayon, okay, kagaya nito, okay, para mas mabroaden pa yung knowledge ninyo about this one. Okay, now let me proceed and discuss kung ano ba yung tinatawag nating global village. So, teachers, pag sinabing global village, it describes the phenomenon of the entire world becoming more interconnected, okay, as the result of the propagation of media technologies throughout the world. Okay, so yan, teachers, yung sinasabi ko kanina, grabe yung interconnectedness, no? Kaya nga sinasabi na nagkakaroon na ng global village kahit na nasa ibang bansa ka or yung halikunyari nandito ko sa Pilipinas, madali na lang yung lahat with the presence, of course, of the media and the technologies. Okay? Sa mga inventions, sa patuloy na pag-innovate ng lahat ng mga bagay, so nagkakaroon ng global village. Lumalakas yung interconnectedness kahit saan ka mang sulok ng mundo. Okay? Madali na lang yung lahat, yung mga transactions, madali na lang yan. Okay? Teacher, sana naiintindihan nyo po yung konsepto ng global village. Sige nga, mag-chat kayo, teacher, sa chat box if... Ah, hindi. Sa ating comment section din, kung naiintindihan nyo na yung konsepto ng global village. Ang konsepto ng global village, teacher, parang pinag-iisa na tayo, no? Kahit malayo ka, parang interconnected na lang, parang nasa isang ano na lang tayo, parang nasa isang bilog na lang tayo, na kahit na magkakahiwa-hiwalay tayong lahat,
Still, with the presence of these innovations, may isang global village na lang tayo. Okay? Yes na po. Clear na. Okay. So, yung World Wide Web naman, teachers, ano ba yung konsepto naman ng World Wide Web? So, ito naman refers to all the public websites or pages that users can access on their local computers and other devices through the internet. Okay. Kaya nga, teachers, di ba, meron tayo sa ating browser. Kapag nagsesearch tayo, di ba, meron dong www. Di ba? Yan yung sinasabi nating World Wide Web. Okay? Yan yung www. Diyan naka-store yung lahat ng mga hyperlinks, yung mga links, yung mga data, yung mga information yung mga information na ma-access lang natin, teachers, through the use or with the presence of internet. So kapag wala namang internet, hindi naman natin ma-access yung mga information na yon. So lahat ng information, naka-store siya sa ating World Wide Web. Okay? Without the internet, hindi natin po yun ma-access. Okay? So I hope that you can see, teachers, the difference between a global village and World Wide Web. Okay, very good. So naintindihan na ng ating teachers. So, contemporary world kasi itong concept na ito. Po. Alright. Teachers, nakita nyo kaninang meron din tayo dong United Nations, di ba? So, teachers, yung United Nations din, part din siya ng ating contemporary world. Okay? Topic din siya or sub-concept siya ng subject na contemporary world. So, yung United Nations, teachers, mahalaga ding mapag-aralan nyo yan and kilalanin nyo ano ba yung mga under ng United Nations, ano ba yung function ng United Nations. So, dito, meron din akong mga details or ilang mga information na mahalaga, no, na pwede nyo ding i-consider, pag-aralan, i-master, okay, para on the day of the actual let, alam nyo na kung may mga itatanong regarding United Nations. So, possible, no? May mga lumabas sa ating September let. So, meron na kayong idea. Okay? So, founded ang ating United Nations 1945. Okay? Founded in 1945. Made up of 193 member states. Okay? 193. Tandaan, teachers. 1945. And meron tayong 193 member states. And kasali dyan, syempre, ang ating country, which is the Philippines. Okay? Kindly take note of this, teachers. Again, hindi ako mag-include dito, teachers, ng mga ganitong information kung hindi siya mahalaga. Kaya, I highly encourage you to please take note of this important information. So, pag sinabi natin United Nations, one place on earth where all the world's nations can gather together, discuss common problems, and find shared solutions that benefit all of humanity. So para, teachers, madali yung maintindihan yung konsepto or kung ano ba yung United Nations. Di ba tayo, meron tayong issue sa West Philippine Sea. Okay? So tayo as part of the UN, no? And yes, bilang parte ng UN, 'di ba parang lagi yan nababanggitan sa ating mga news na parang idudulog siya sa or yung issue ng West Philippine Sea pag-uusapan or pwede siya sa international criminal yung mga international na tawag doon or parang yung kay Duterte din ata, no? Parang meron din noon yung sa EJK idudulog sa International Criminal Court. Yung International Criminal Court po, teachers, is part siya ng United Nations, which is i-discuss ko din mamaya, okay? So, dito sa ating United Nations, pwedeng mag-usap-usap yung iba't ibang mga bansa, okay? Kapag may mga problema, let's say yung sabi ko ngayon sa West Philippine Sea, pwede yan doon mapag-usapan, and then makapag-come up sila into solution, no? Na makakapag-benefit hindi lang yung isang bansa, kundi
yung marami or all humanity, okay, that can benefit all humanity para ma-maintain yung peace, okay, and order, hindi lamang sa isang bansa kundi para sa kalahatan, okay po. And then kapag sinabi natin United Nations Secretary General, so ngayon to si Antonio Guterres, okay, kindly take note of this. So I know naman teachers na familiar na kayo, kilala nyo na yung United Nations. So, ito mga basic facts lang to regarding United Nations. Okay? Sige, let's move forward. Alright, so sabi ko kanina teachers, no, nabanggit ko yung International Criminal Court. Kasi teachers, yung UN merong main bodies, no? May main bodies ang UN. So, unang-una sa lahat, meron tayong General Assembly, main deliberative, policy-making, and representative organ of the UN. That is the General Assembly. Kaya yan yung nagpupulong-pulong at ang iba't ibang representative ng iba't ibang bansa. So, yan yung General Assembly. Diyan pinag-uusapan yung mga issues, no, yung mga problema. And dyan din nagkakaroon ng parang, yes, dyan nag-uusap-usap, no? Main deliberative, policy-making, and representative organ of the UN. So pag sinabi naman natin Security Council, as primary responsibility under the UN Charter for the maintenance, okay? For the maintenance of international peace and security. Yan naman yung function ng ating Security Council. So kindly take note of this as well. So, ang next is the Economic and Social Council, the principal body for coordination, policy review, policy dialogue, and recommendations on. Okay, nakatuon naman ito teachers on economic, social, and environmental issues. Okay, as well as the implementations of internationally agreed development goals, okay? Kindly take note of this, okay? Pag sinabi Economic and Social Councils, more on nakafocus yung dialogue and recommendations nila on economic and social and environmental issues, okay? And sa pag implement na din, lalong-lalo na sa developmental goals or development goals na alam din natin yung teachers, marami yan, okay po? So, pwede nyo din yung i-search and pag-aralan yung mga developmental goals. Okay? Okay, next naman sa body ng UN is Trusteeship Council. Ano naman yung function po ng ating Trusteeship Council? That is to provide international supervision for 11 trust territories that had been placed under administration of 7 member states and ensure that adequate steps were taken to prepare the territories for self-government and independence. Okay, siya naman or yan naman yung function ng Trusteeship Council. Okay? Alright, ito naman sinasabi kong International Court of Justice, the principal judicial organ of the United Nations. Okay, dyan naman yan. Yan yung clue dyan or yung pwede nyong isulat is the judicial organ of the United Nations. Kung meron tayong mga korte dito sa ating bansa, meron din tayo teachers International Court of Justice. Sabi ko nga yung parang issue yung sa EJK, di ba? Balak kasi nila yung parang dalhin doon, pero hindi naman pumapayag. Okay po? Parang hindi naman pumapayag. So, meron tayo niyan, teachers, on the UN or the United Nations International Court of Justice. Diyan din yung nililitis yung mga kung sino mang kagaya nung sinabi ko kanina. Okay po? Yes, so next is the Secretariat, comprises the Secretary General and tens of thousands of international UN staff members who carry out the day-to-day work of the UN as mandated by the General Assembly and the organization's other principal
bodies. Okay, so that is secretariat. So kindly take note of those bodies, teachers. Okay, UN bodies. Alright, sige. So teachers, na-take note nyo ba yung mga importanteng concepts na pre-present ko as in addition dito sa ating item number 47 siguro yon. Is it clear, teachers? Kindly comment po sa ating comment section kung na-take note nyo na po silang lahat. Again, pag-aralan nyo po to teachers, okay? Hindi lang tayo dito puro answer. Or purely, no? Sasagot kayo ng tanong and then that's all. So, meron din tayong mga discussions, no? Kagaya nito. Okay, kindly comment po sa ating comment section if clear na po yung para sa UN and the rest of the things that we discussed. Alright, sige. Thank you po, Ma'am Jeannie, and sa ating mga teachers. Mag-move forward na po tayo. Okay, item number 48. The world's largest ecosystem of deserts is blank. Is it A, Libya? Is it B, Sahara? Letter C, Saudi. Letter D, Africa. Sige nga. Okay, sige nga po teachers. Try to answer this one. Largest ecosystem of deserts. So, dapat alam nyo din po ito, teachers. Madali lang to sagutan kung i-apply nyo yung technique na sinabi ko po kanina. Okay? Use the add one out. Add one out tayo, teachers. Sige nga. Kung alam nyo na yung technique na yun talaga and i-apply nyo siya dito sa item na ito. Okay. Largest ecosystem of deserts. Alright, sabi ni Ma'am Jean, Sahara, si Ma'am Athena din, si Ma'am May, si Ma'am Marge, si Sir Drex, si Sir Erwin, si Ma'am Aileen, tama din, letter B. Okay. Alright, may letter C sumagot. Pero for this particular item, teachers, the correct answer is none other than letter B. Okay? Again, teachers, gamitin nyo yung add one out as technique. Bakit? Yan yung naiiba, diba, teachers? Yung Sahara. Aside from, alam nyo naman talaga na si Sahara yung sagot dyan. Kung hindi nyo po alam, teachers, Libya is a country, diba po? Bansa yan. So hindi siya yung may ko-cross out niyo agad yan. Lalo na kapag nakita niyo na si Saudi and si Africa. So hindi siya, no? Mag-cross out niyo na siya. Si Sahara, disyerto talaga siya. And yan talaga yung largest ecosystem. Pero teachers, let's say for example, sinabi na kasi non-polar kasi yung si Sahara or si Sahara Desert. Kapag meron dyang, baka kung nandyan yung Antarctic and yung Arctic, malito kayo. Pero yun din, mga large deserts din siya, pero polar, okay? Polar deserts. Okay po, si Antarctic and si Arctic. Okay, malalaking din yun, deserts. Pero, again, polar kasi yun, di ba? May mga yellow yun eh. Itong si Sahara, non-polar deserts or desert. Okay po. So, again, the world's largest ecosystem of deserts is none other than Sahara. Very good, teachers. To those who got the correct answer, very good. Yan. I-count nyo yan, yung mga correct answer nyo. And later, tingnan natin. Sabihin nyo kung ilan yung pagkakamali nyo. And then, the next time na mag-drill tayo ulit, no? Makikita nyo yung improvement nyo. Kasi lumalawak din yung knowledge nyo and gumagaling din yung inyong test-taking skills. Okay, very good po. Let's move forward. Number 49. The least harmful energy to the atmosphere
because it does not emit pollutions is blank. Is it fossil fuels? Mm-hmm. Is it B, slash and burn agriculture? Is it C, dry cell energy? Is it D, nuclear energy? Okay, sige nga. Again, item number muna bago yung sagot para makita ko, teachers, kung ano yung na, anong item ba yung para sa ang item ba yung sagot nyo. Okay po. Sige nga. Okay. Go, teachers. Again, least harmful. Ano ba yung kinoconsider as the least harmful energy? Kung hindi kayo familiar dito, baka magkamali kayo, teachers, no? Pag hindi nyo pa napag-aaralan. Okay. Lumabas na yung sagot, no? May time kasi yung ano niya. So, teachers, yung tamang sagot is the nuclear energy. Ilan ba yung nakasagot dito ng correct? Most of you chose fossil fuels. Meron din slash and burn agriculture. Yung slash and burn agriculture po, teachers, yan po yung puputol kayo ng mga kahoy, no? Yung puputulin niyo yung mga kahoy sa forest. And then, syempre, dahil susunugin din kasi yon after mong after putulin susunugin nga po, okay, susunugin yung forest, parang ganyan. And then after yan, saka magtatanim, okay, saka pagtatamnan yung, kasi parang ano na doon is medyo fertile na yung land, okay, yung lupa. Okay, pag ganyan yung process na ginawa. So, letter B, hindi po siya. Ayan, kaingin. Diba? Parang, ano na, loading na yung brain cells ni ma'am. So, kaingin is the term. Okay? So, nagiging fertile yun kasi since sunog na, so maganda na siyang pagtamnan. So, parang yan, ganyan yung process ng letter B. Burning. Yes, burning ng mga trees. Okay? So, letter C naman, hindi naman siya. Yung fossil fuels naman, teachers, nandiyan na yung, ano, yung gas, yung kerosene, yung mga, ano ba, yung mga oil, di ba? Yung mga gases, yan, kasama po yan sa fossil fuels. So, teachers, harmful yan, and dirtiest po yung fossil fuel. So, hindi siya yung least harmful energy. Okay? Dirtiest po yung fossil fuels. Alam naman natin yan. Lalong-lalo na yung mga sasakyan, di ba? Mga ganyan yan. Galing dyan yung mga fossil fuels. Mga gasolina. So, harmful po siya. Okay? And nag-i-emit po siya ng pollution. So, hindi po siya yung sagot. Siguro, teachers, kaya nyo sinagot yung fossil fuels kasi hindi kayo masyadong familiar sa the rest ng options. Okay po? So, maganda, teachers, na alamin nyo itong mga konseptong to para mas sasagot nyo siya ng tama. So, yung least harmful or harmful po, teacher, is none other than the nuclear energy. So, yan yung least harmful energy. So, let's proceed. Teachers, i-take note nyo yung mga sinabi ko kanina about dun sa mga options na yan. Okay po? Okay, sige. The nuclear is a zero emission clean energy source. Okay? And then, nuclear bakit? Bakit nga ba? Nuclear energy protects air quality. The nuclear energy's land footprint is small. Nuclear energy produces minimal waste. And yung sabi kong slash and burn agriculture, while the use method of growing food in which wild or forested land is clear and cut, and any remaining vegetation burned. Okay po? So yan, after sunugin, no, after ma-burn, after ma-burn, saka yun gagamitin yung residue yun. Syempre kasi ano na yun, magandang parang fertile na yun. So yun, saka magtatanim. Okay? Yan yung slash and burn agriculture. Okay? So yung fossil fuels naman, yan, sabi ko, di ba, dirtiest and most dangerous energy sources. And we can validate this kasi lagi naman natin itong na-encounter, no? Laging yan yung isa sa mga cause ng pollution. Okay po.
Sige. Okay, teachers, yung mga gusto pong mag-enroll, no? Kasi may mga natutuwa sa atin dito mga teachers. Yung mga gusto pong mag-enroll sa ating private online review, you are encouraged po to enroll. Okay po? One moment. Okay, can you see my screen? Okay, so teachers, sa mga gusto pong mag-enroll, let me present to you kung paano kayo makakapag-enroll. Okay, so teachers, dun sa mga gusto pong mag-enroll sa ating private online review, just send the 1,500 pesos for BE Ed and 2,000 pesos for BS Ed. And send your payment to Dr. John Axel Cortez. Yung GCash number niya po is 0935120963. Okay, kindly take note of this na teachers or screenshot niyo po itong pinipresent ko ngayon na slide, no? Nandito yung details po. Okay? Sige. Yes, teachers, very helpful yung mga ganitong review, no? Kasi dito, natitest yung knowledge nyo. Kung hindi nyo pa alam yung konsepto, at least, nalalaman nyo na siya. And of course, na i-enhance yung inyong test-taking skills. Okay? And again, yung mga pinipresent po, mga ano na sila, mga concepts ng new curriculum. Very helpful para sa September let na yes, gagamit na din ng new TOS, kagaya nung sa amin. Kasi kami yung mga first takers ng ating new TOS noong March 19, 2023. Okay po. And yung mga mag-avail din ng books, kindly take a screenshot of this. No, pwede nyo ding ma-utilize yung mga librong to para mas, yes, makapagsagot kayo ng mas maraming questions. May mga drills dito. Meron ding mga important concepts na may encounter kayo, okay? Just search LCTC Review Center sa ating Shopee. Okay? Shopee, mag-search lang kayo ng LCTC Review Center. And then, makikita nyo na po yung mga products or yung mga books na pwede nyo ma-avail. Alright? Sige. Mag-move forward na po tayo. Okay, 70. Okay po ba ang mga teachers natin? Ayan. Okay, number 50. The practical application of scientific knowledge on the daily human activities is blank. Is it A, technology? Letter B, innovation. Letter C, invention. Letter D, discovery. Okay, so practical. Nakita na yung sagot. Okay, sige nga. Okay, lahat ba nakakaintindi ng Tagalog? Kasi ano, taga-Bicol ako, teachers. Mostly ata sa inyo galing ng Cebu, no? Most of you galing sa Cebu. Kaya sorry teachers, no, hindi ako makapagamit ng language nyo kasi ano ako Bicolano. So yung kaya ko lang magamit is yung Filipino or yung Tagalog. Okay, practical application of scientific knowledge on daily human activities. Ano ba yan? So, I hope na lahat nakakaintindi ng Tagalog. Okay po. Kasi yun lang yung ano ko, yung carry kong magamit. Ah, okay. Si Ma'am Marge from Bicol din. From what municipality or province ka po, ma'am? Kasi ako from Camarines Sur ako. Ayan. Okay. Very good. Yung mga sagot is letter A.
Okay, you all got the correct answer, teachers. So, pag sinabing practical application of scientific knowledge on daily human activities, that is technology. I think, teachers, nagagamit nyo na yung add one out, no? Add one out as our technique. One of our technique, hindi siya lagi. Okay, but one of our technique. So, dito, innovation, invention, discovery. Ay, parang lahat ano sila, no? Synonymous. Okay, parang ano na. So, pare-pareha. So, hanapin nyo natin yung naiiba. Although, innovation din naman yung technology, no? Innovation din naman yan, discovery and invention. Still, ito kasi, halos talagang synonym. No? Synonym. Pero itong technology, this is the more specific term that we are looking for sa particular item na to or sa item number 50. Okay, so, walang iba kundi ang letter A. Oh, okay. Si Ma'am Marites Austria from Naga. Hello, ma'am. Yes po. Si Ma'am Marge from Bato. Yes, mga kababayan ko naman pala itong mga to. From Camarines Sur din po ako from San Fernando. Okay po. So, sa ating mga teachers dyan, kung saan kayong galing na lugar, no? Balang araw or November or December sa paglabas ng resulta ng September let. Magiging pride kayo ng inyong mga lugar, okay? Of course, ito pa lang pag-try nyo na mag-take ng let. Ano na yan? More than, no? Yung courage nyo, grabe na. And talagang dapat ngayon pa lang napaproud na kayo, teachers. Kasi ang hirap mag-review, di ba? Mahirap maging teacher. Hindi lang tayo teacher. Wala tayong lang. Kundi tayo ay teachers, okay po? Kaya, very good, teachers. I pray and I manifest na makakapasa kayo sa September licensure examinations for teachers. Okay po? I-claim na yan kasi walang masama, no? And i-manifest na yan kasi yan yung ibibigay sa inyo. Okay? Again, review lang ng review. Okay, number 51. A food chain is illustrated by the following line. Is it letter A, bacteria? Letter A, bacteria, grass, goat, and human. Letter B, human, bacteria, goat, and grass. Letter C, grass, goat, human, bacteria. Letter D, goat, human, bacteria, grass. Sige nga po. Wow, si Ma'am Aileen pala is from ano siya? From Rapu-Rapu, Albay. Ay, ang ganda ng mayon dyan kina Ma'am. Sana all. Yes, i-claim na ng ating mga teachers na pasado na sila. Okay, very good, Sir Erwin. Yan. Yes, for the 21st century, every daily human activity is technology. Yan, napaka-active ng ating mga teachers, no? Yan, i-avail natin ang mga ganitong pre na review. And of course, kung gusto nyo pa na mas marami pang mga drills and discussion, mag-enroll lang kayo sa ating private online review. Okay, very good. Most of you, I think, got the correct answer naman, which is letter C. Of course, start tayo sa yung grass, which is the producer, no? Food chain kasi yung pinag-uusapan natin. Start tayo sa producer, then consumer yung goat, first consumer yung goat, then yung second consumer is yung human, okay? And then yung last sa phase na to is magiging bacteria, okay? That is food chain. Hindi naman pwedeng bacteria, grass, goat, human, tas human, bacteria, group, nahuli tuloy yung ano, nahuli yung producer, okay? So, the correct answer is letter C for food chain. Okay, I hope na nagamit nyo na dito, teachers, yung first item na knowledge natin kanina. Very good po, teachers, si Ma'am Regine Fell, si Ma'am Jeremy, Sir Erwin, Ma'am Janen, Ma'am Jeannie, Ma'am Athena, Ma'am Kathleen, Ma'am Zonaline, Sir Drex,
And then, the rest of our teachers who got the correct answer. Very good po. Okay, let's continue. All right, number 51. The major concern about global warming arises from increased concentrations of blank. A, nitrogen oxides. Letter B, greenhouse gases. Letter C, sulfur oxides. Letter D, photochemical smog. Sige nga po. Dali lang ang question na to. Global. Pag nakita nyo pa lang yung global warming, ano yan? Increased concentration ng ano yan? Okay, number 52. Sabi ni Sir John Ivan, letter B. Si Ma'am Maridel, letter B din. Si Ma'am Maylene, letter B. Si Ma'am Jeannie, letter C. Si Sir Drex, letter B. Si Ma'am Jonalyn B, same din. Kay Ma'am Regen Fell, kay Sir Richard, very good teachers. Okay. So, to those na naka or sumagot ng letter B, which is greenhouse gases, you got the correct answer. And sa mga hindi nakakuha, that is fine. Again, okay lang magkamali tayo sa ating review or drills. Pero on the day of the LET exam or the licensure examinations for teachers, hindi na tayo pwede magkamali. Okay po? Kurutin nyo na yung sarili nyo kung nagkakamali pa kayo minsan, okay? Para memorable. Para pag na-encounter nyo yung ganitong mga tanungan, maalala nyo yung nasaktan kayo, kaya hindi nyo na yung pipiliin ulit. Okay po? Sige. Okay, so the major concern about global warming arises from the increased concentrations of none other than the greenhouse gases. Hindi nitrogen oxide, hindi sulfur oxide, and hindi din photochemical smog. All right, so very good teachers. I think most of you got the correct answer naman po. Okay, let's erase this, the highlights. Okay, teachers, greenhouse gases are gases in Earth's atmosphere that trap. Siya yung nagtatrap ng heat, no? Natatrap kasi ng greenhouse gases ang heat. They let sunlight pass through the atmosphere, but they prevent the heat that the sunlight brings from leaving the atmosphere. So, yung mga main greenhouse gases are, number one, yung water vapor. Number two, yung carbon dioxide. Number three, yung methane. Number four, yung ozone. And meron din tayong nitrous oxide and chlorofluorocarbons. Okay? So, kindly take note of this, teachers. Additional information lang po yan about greenhouse gases. Okay? Alright, thank you so much. And congratulations to those who got the correct answer. One tap on your shoulder. Okay? Number 53. The spatial and temporal patterns of the grouping and number of organisms are caused by environmental factors and in turn result in consequences to the blank. Is it A, organism? Letter B, greenhouse? Letter C, biosphere? Letter D, ecology? Spatial and temporal patterns of the grouping and numbers of organisms caused by the environmental factors and in turn result in consequences to the saan ba? Sige nga po. Alright, sige. Yung correct answer po natin dito, teachers, ay walang iba kundi letter D. Okay, parang hindi nag-move yung ano natin. One moment, teachers, ha? Ah, okay, nag-move na siya. Yung letter D po yung sagot. Okay. Okay, teachers, huwag malilito, hindi organisms, no? Hindi siya organisms, hindi din greenhouse, and hindi din biosphere.
So the spatial and the temporal patterns of the grouping and number of organisms are caused by environmental factors and in turn result in consequences to the ecology. Okay, the correct answer is ecology. Kindly take note of these teachers, no? Para hindi kayo malito. At least mababalikan nyo tong ganitong klase ng question. Kasi yung sagot po natin ay none other than letter D, which is ecology. Okay, next item. Okay, it's already 7:42. Scientist values and beliefs are influenced by the customs and traditions of letter A, relatives, letter B, family, letter C, society, letter D, associations. Sige nga po. Scientist values and beliefs are influenced by the customs and traditions of what? Uh-huh. 54. Sige nga. Is it family? Family ba yan? Okay. Yung mga nagkamali teachers, I'll give you that chance. Oh, lumabas na yung sagot. Sige, sige. One moment, teachers, no? Kasi merong mga nagkamali. Okay. May mga sumagot ng B. Okay, teachers, again, hindi siya family, no? Yung mga clues po dito, yung scientist values and beliefs daw are influenced by the customs and traditions of not family, but okay, but the society, that is the correct answer. Okay, not family, not relatives, not association, but na-influensyahan syempre yung mga scientist values and beliefs na yung mga customs and tradition ng walang iba society. Okay, hindi lang family, but the whole society. Okay, very good. To those who got the correct answer, very good teachers. And to those naman na mga hindi, that's okay po, Sir Erwin. Again, sabi ko nga, okay lang naman magkamali. Basta dito lang sa ating review. Next time, hindi na magkakamali, no? Okay lang yan, sir. Okay, next item. After an earthquake of 7.8 magnitude in 1990, the Blanc erupted. Is it A, Mount Pinatubo? Letter B, Mount Mayon or Mayon Volcano. Letter C, Mount Apo. Letter D, Taal Volcano. Sige nga po, paki-chat or paki-comment sa ating comment section. Sige nga. 55. Letter A, letter A. Okay, so I think most of you got the correct answer naman for this particular item. Okay, syempre hindi naman siya Mayon Volcano. Yung pinaka-recent na pagputok ng Mayon Volcano, yung 2018. No? Yung Mount Apo, hindi din naman siya. And yung Taal din naman, hindi. Okay? Kasi yung sagot dito is walang iba kundi yung Mount Pinatubo. Okay? After an earthquake of 7.8 magnitude in 1990, the Mount Pinatubo erupted. Okay, sige. Ito mga basic questions lang, teachers, no? Mga questions na yes, talagang dapat alam mo yung kung kailan nangyari and yung mga konsepto na yung mga ganitong concept dapat talagang master mo. Okay? And memorized mo. Kasi baka kung nakalimutan mo, hindi mo naman siya masasagutan. Okay? That is letter A.
Number 56, adjustment to the online teaching and learning gave rise to each innovative teaching strategies such as blended, recorded, modular, virtual, and others, which prove that A, be silent always when you doubt your sense. Letter B, a stitch in time saves 9. Letter C, conviction is a novel act. Letter D, necessity is the mother of inventions. Sige nga po. Okay, Meryl. Number 56. Sige nga po. Sige, teachers. Okay. Okay, may mga sumagot ng A. Alin lang ng A? Okay, teachers, again, yung isa sa mga technique, di ba, pag sasagot tayo ng mga ganitong question, i-contextualize po natin, no? Sabi daw, yung adjustment daw sa online teaching and learning gave rise to the innovative teaching strategies gaya na lamang ng blended recorded modular, yung virtual, and others. Na ano daw yung pinapatunayan, teachers, nung pag-exist ng ganitong mga new mode of learnings, no? Yung online learnings, no? 'Di ba kasi 'di ba after or during the COVID-19, hindi naman pwede na pumunta pa yung mga estudyante sa school. No? Kaya nga teachers, yung ating education yung Department of Education, yung CHED, nag-isip sila ng way, nag-isip sila ng paraan kung paano ba hindi ma-delay yung education, kung paano ba hindi ma-stop yung education, no? Kahit na merong COVID-19 and hindi makakapunta sa school yung ating mga students. So ano ba yung ginawa ng CHED, ng DepEd? So, di ba, nagkaroon ng blended learning, nagkaroon ng modular learning, nagkaroon ng virtual, nagkaroon ng full online learning. So, ano daw po ba yung pinapatunayan nun? Is it A ba? Be silent always when you doubt your sense? Di ba, parang wala naman siyang connection? So, teachers, agaran i-cross out nyo si letter A kasi wala naman siyang connection sa hinihingi, di ba? A stitch in time saves 9. Magandang pakinggan, pero again, teachers, wala siya sa hinihingi. Hindi naman siya yung hinihingi sa tanong. No, matuto tayo, teachers, na i-contextualize yung sagot natin sa kung ano po yung hinihingi. So, dapat angkla or nakamatch din siya sa hinihingi doon. Okay? Okay, edi mali yung letter B. Conviction is a novel act. Wala naman siya. Hindi din naman siya hiningi. Hindi naman, malayo naman siya, di ba? So, yung letter D, teachers. Kaya dapat, teachers, iniintindi niyong maigi kung ano yung ibig sabihin ng mga options na yan. Ano yung letter D? Necessity is the mother of inventions. Ibig sabihin, teachers, dahil sa pangangailangan natin, because of necessity, okay? Dahil sa necessity natin na hindi pwedeng ma-delay yung education na dapat continuous pa din yung education natin kahit pa may COVID-19. Sa pangangailangan yun, no, nakakaisip tayo ng paraan kung paano ba siya maipagpapatuloy. Kaya nga, necessity is the mother of inventions. Kaya nagkaroon tayo ng blended learning, modular learning, virtual learning, and other yung mga iba pang modes na pwedeng ma-utilize kahit hindi pupunta ng school yung mga students. So dahil doon, dahil sa pangangailangan yon na nagkaroon ng or nag-exist itong mga new modes of learning. Kaya teachers, necessity is the mother of inventions. Okay po? Sana naiintindihan ninyo, teachers, no? Again, contextualize your answer. I-contextualize nyo siya. Dapat
kung ano yung hinihingi, yung sagot nyo din, nakaangkla din doon or connected din siya doon. Hindi malayo, no? Hindi pwede si A, si B, saka si C. Tapos yung C, hindi sila pwede, okay? Teachers, medyo nahirapan ata kayo sa tanong na to. Kindly comment po sa ating comment section kung malinaw na po ba, kung nakuha nyo ba yung technique para sagutan yung ganitong mga tanong. Sige nga po. Sige nga po, paki-comment sa ating comment section if it's clear already. Okay, sige po. Yes po, nakuha na ng ating mga teachers. Again, teachers, take note of the strategies, the techniques or the tips that were na-mention or sinasabi natin sa ating review. Okay? And of course, huwag nating kakalimutan yung mga important concepts na ating tinuturo din. Okay po? Okay po. Very good. So, clear na daw sa ating mga teachers. Okay lang naman yan, teachers, na magkamali tayo ngayon pa lang, no? Malay nyo, no? May tanong yung mga ganitong tanungan, edi alam nyo na. Yes, add one out. Yes, add one out din to. Maliban sa marunong kayong mag-contextualize, add one out din to kasi 'di ba oh, ang galing naman ng mga teachers natin na i-apply na ang technique. Wala naman nga talaga tong connection. So again, ito yung tamang sagot dito. Very good. Sino ba yung nagsumagot doon? Si Ma'am Maria Glenda. Okay? Contextualize and apply our technique na add one out. Okay po. Sige, clear ko lang po to teachers, no? Alright. Number 57. The following countries claim parts of the South China Sea except blank. A, Mexico. Letter B, Vietnam. Letter C, Philippines. Letter D, Indonesia. Okay. Okay, sino daw ang hindi nagki-claim ng South China Sea? Again, ano din to eh, mga trends, di ba? Current events. Current events din ito, teachers. Okay. Letter A. Very good, teachers. You got the correct answer, no? Updated ang ating mga teachers. And again, add one out, no? Apply nyo yung add one out. Tingnan nyo yung Vietnam, Philippines, Indonesia. Sila yung mga Asian countries na malapit sa South China Sea, di ba? So basically, nagki-claim sila, no? Nagki-claim sila na sa kanila yung ano, may parte sila sa South China Sea, di ba? Sila yung mga Asian countries. Maliban sa Mexico or Mexico na hindi naman Asian. Okay? Hindi naman Asian country siya. So, maliban sa alam nyo na hindi talaga siya isa sa mga bansang nagki-claim ng South China Sea, ma-apply nyo din yung add one out na naiiba si Mexico. Hindi siya Asian country. So, ganun lang teachers, no? Yung mga ganong techniques, very helpful siya pag ganito yung mga tanungan. Yes, tama. Ang galing naman ni sir. Natawa ako. Mga kapitbahay pero yung isa nasa ibang barangay. Okay, thank you po, sir. Number 58. The following are energy and food decomposers except letter A, earthworm, letter B, termite, letter C, fungi, letter D, plant. Sige nga. I-test nga natin kung talagang galing-galing na ng ating mga teachers dyan. Okay. Parang wala po ata ngayon sa YouTube, sir. So again, yung mga gusto pong mag-apply or maging part ng ating online, private online review, no? Yung kanina, sana na na-take nyo yung screenshot para sa ating
private online review. Okay. Very good. So you got the correct answer. Lumabas na din siya dito. That is Punjay, no? Food decomposers. Yun yung inyong highlight dito. Ano yung hahanapin? Yung food decomposers. Maliban sa, again, except, no? Si earthworm ba? Food decomposer, syempre. How about si termite? Of course. Si fungi. Si fungi din, tama, no? So, yung hindi lang po dito food decomposer, I see plant. Okay po. So, kaya si plant ang correct answer. Okay, teachers. Very good. Add one out. Earthworm, termite, fungi, yung naiba, I see plant. Okay po. Again, teachers, kung may gusto po na okay, mag-avail ng ating books, just search LCTC Review Center sa ating Shopee. And then, ito po yung shop natin, no, yung LCTC Review Center. And kindly, kung gusto nyong mag-avail, add to cart, and kung gusto niya i-buy na agad, no? Very helpful po siya. May mga drills din na magagamit niyo in preparation of your September letter. Okay, and sa mga gusto po na mag-enroll sa ating private online review, yan, teachers, just send 1,500 pesos for BE Ed and 2,000 pesos for BS Ed. Send your payment to Dr. Jan Axel for test GCash number. Nasa screen na po. So, paki-screenshot na lang po, teachers, sa mga interested po. Okay po? Okay, back na tayo dun sa ating item number. Ano na bang item? Installment. You may message po, ma'am, sa ating tawag nito. Sa ating page po, no? May mag-response naman po doon. May mag-respond naman po doon. Okay? Kung, hindi ko kasi sure kung pwedeng installment. Pero, murang-mura naman po siya, ma'am. 1,500 sa ating BEd and 2,000 para sa ating BSed. No? Murang-mura na po to. Kasi sa ibang ano, mas mahal-mahal. Okay? So, maganda na po itong ano, avenue para po sa preparation nyo ng inyong September let. Alright. Okay, number 59. A satisfying problem-solving experience improves one's ability to cope with the next difficulty. This quotation means that, letter A, it is always difficult to handle problems. Letter B, problem solving is daily activity. Letter C, every successful experience strengthens one's ability to face difficulties. Letter D, one has development skills to improve talent and ability. Sige nga po. Okay. Sagot na po tayo. Okay. Letter. Sabi daw, letter C, letter C. How about the others? Sabi ni Ma'am Athena, letter C. Si Ma'am Janen, si Ma'am Carlem, Sir Carbs. Si Sir Jex, letter C din. Sir Reynaldo, Ma'am Zoneline, Ma'am Rosemary, yan, letter C. And I think most of you, si Dao talaga, siguradong-sigurado si Sir Froilan. No? Letter C daw yung 59. Sige, tingnan natin. Intindihin nyo pa lang yung tanong, teachers, alam nyo naman na yung sagot talaga.
Satisfying problem-solving experience improves one's ability to cope with the next difficulty. Anong pinapahayag ng ganitong klase ng situation or statement? Of course, every successful experience strengthens one's ability to face difficulties. Okay, hindi naman siya D. Hindi naman siya A. It's always difficult to handle problems. Aha, hindi naman siya yun. Hindi naman siya yung nasa statement. Hindi naman siya yung minimin ng statement. Aha, pwede naman yung B, pero hindi naman siya kasi kompleto. Problem solving is daily activity. Mm-hmm. Pero hindi siya yun, di ba? Hindi siya. So, yung pinaka-essence kasi nung statement na yun is yung letter C. Okay, masyadong mababaw yung letter B. Alright, so yung letter C is the correct answer. Yun, ligwak daw. Okay lang yan, ma'am, kung ligwak, basta po sa actual letter, hindi na tayo maliligwak, no? That is fine kung nagkakamali po tayo dito sa review. Okay, sige, move forward na tayo, teachers. Number 60. Why are dams thicker at their bottoms than their tops? Is it A, water is denser at the bottom? Letter B, the temperature is higher at the bottom? Letter C, water weighs more at the bottom? Letter D, water pressure is higher at the bottom? Sige nga po. Number 60. Okay, wala pa akong nakikitang sagot. Isa pa lang or dalawa ata si Ma'am Athena, letter D. Aha, lumabas na yung ating tamang sagot. Hindi na nakapaghintay si PowerPoint. May C naman. Okay, may B. Okay, letter D. Mhm, letter D din. Okay, may letter B. Okay. Alright, sige, very good. Si Ma'am Jean, si Sir Froylan, Ma'am Jeffine. Ito yung mga natin, no? Mga laging present talaga sa ating live. Teachers, okay, very good. You got the correct answer. Si Ma'am Janen, si Ma'am Maria Glenda, Sir Rinaldo, Ma'am Carle, Ma'am Rosemary. Okay lang yan, ma'am. Bawi tayo next time, no? Again, pwede. Okay lang yan magkamali sa ating review. Basta on the day of the let, hindi na po tayo magkakamali. Okay? Si Ma'am Athena, tama din. Okay, very good. Most of you got the correct answer. Very good po, teachers. So, yung sagot dyan, yung dams daw thicker at their bottoms than their tops. Bakit daw ba? It is because water pressure is higher at the bottom. Okay? So, si A, B, and C, ligwak. Okay? So, take note you to teachers, no? In case, malay nyo, hindi naman kasi natin sigurado kung ano yung mga lalabas. Pero, again, these are concepts of new curriculum. And kahit dati pa, pinag-aaralan na natin to. No? So, kung hindi pa natin alam, why are dams thicker at their bottoms than their tops? The reason for that is water pressure is higher at the bottom. Okay po? Alright, you're welcome po. Okay, move forward na tayo. Number 60. Number 61. Okay, which statement on intensive farming or intensive agriculture is correct? Which statement on intensive farming or intensive agriculture is correct? Letter A, it moves a relatively high input of labor. Letter B, it supports environment conservation. Letter C, it helps solve environmental population. Letter D, it is contrary to sustainable agriculture. Sige nga po. Lumabas na yung tamang sagot.
Sige nga. Ano ba yung intensive farming? Okay? Ano ba yung intensive farming? Ito na yung okay, letter D, Sir Santilia, si Ma'am Jean, si Sir Rochelle, si Ma'am Jeffine, si Ma'am Evangeline, Sir Drex, letter D din. Okay, most of you naman got letter or chose letter D. So, all of you naman got the correct answer. Okay? So, pag sinabi natin kasi intensive farming, it moves relatively high input labor. Kailangan ng high input labor. Okay po? It supports environment conservation and it helps solve environmental population. And yung sustainable agriculture teachers, yan yung traditional, no? Traditional, sa traditional agriculture or traditional farming. Yung ano tawag dito? Yung mano-mano, yung halos mano-mano yung pag-farm, no? Yung wala pang masyadong mga kagaya ng mga technologies ngayon, no? That is intensive farming already. Pero yung sustainable agriculture, yan yung kabaliktaran ng intensive farming. Okay? Alright. So, yan. Let me see kung meron ditong ano, explanation. Pero yun na yun yung explanation for intensive farming. And sustainable. Kaya nga si sustainable agriculture, mas ano siya, mas traditional kasi siya, no? Siya yung way ng farming or agriculture ng mga lolo natin or yung mga tatay pa natin, no? Kasi ngayon medyo advanced na. So yun na yung intensive farming. Okay po? Sige. Number 62. All these are beneficial effects of scientific knowledge except letter A, making informed decisions, letter B, solution to practical problems, letter C, pursuance of political agenda, or letter D, development of new technologies. Lahat daw ng ito are the beneficial effects of scientific knowledge. Alin daw ba yung except, no? Yung hindi. Okay, sige nga, hanapin yung mga teachers. Item number muna po bago yung sagot. Ang gagaling na ng teachers magamit ng ating mga techniques. And of course, magagaling na ang mga teachers nating umintindi din ng ating mga questions. So, pagigihan niya lang yan, teachers, no? Ganyan dapat tayo sa sagot. Yes, ganyan dapat tayo sa sagot. So, dapat iniintindi yung question and of course, gumagamit ng technique. Dito, teachers, making informed decision, that is beneficial effect of scientific knowledge, di ba? Marami tayong nalalaman. Because of scientific knowledge, mas nabobroaden yung ating mga yung ating knowledge, nagkakaroon tayo ng informed decisions, no? Marami tayong mga basis sa kung ano yung mga ginagawa natin, no? So yan, tama yung letter A. Making informed decision. Letter B, solution to practical problems. Of course, that is correct. Effect of scientific knowledge din yan. We can solve science or we can formulate solution. Or nakakagawa tayo ng mga solutions sa ating mga practical problems. And of course, teachers, letter D, development of new technology. That is correct. So teachers, add one out, no? Tama ito. Tama ito. Tama ito. Ano yung naiba? Ito, negative, pursuance of political agenda. Yan yung except. Hindi yan beneficial effect of scientific knowledge. Hindi naman pursuance of political agenda. Wala yan dyan. Hindi yan included. Walang kinalaman dyan ang political agenda. Okay? Or hindi dahil may mga, dahil sa scientific knowledge, parang napupursue ang mga political agenda ng kung sino man. Okay po? So wala yan dyan. So ligwak ang letter C. Kaya dahil except yung hihingi,
Yan yung tamang sagot. Okay po? Yung letter C. Okay. Yes, politics is under social science. Okay. So, yung sagot natin, teachers, is none other than letter C. Okay. Okay, 41 viewer, laban lang, LPT soon. Yes, yung ating 41 viewer dito, manifesting and claiming na kayo na yung susunod na ating mga LPTs, no? Dati, ano lang ako niyan, isa lang ako sa mga nagmamanifest-manifest ng mga ganito, no? Nakikinig-kinig lang din ako dati, pero lagi akong sumasagot ng mga drills, kagaya ninyo teachers. And dahil dun sa pagsagot ko lagi ng mga drills, doon na enhance yung testmanship ko, yung pag-apply ko ng mga knowledge na alam ko na, and yung mga hindi ko pa alam, nalalaman ko siya. Okay po. Yan. God bless teachers. Okay, next tayo. Symbiotic relationship between orchid on the trunk of a tree, bird with nest on tree's branches, clownfish and sea anemone refers to relationship which is blank. Letter A, parasitism. Letter B, commensalism. Letter C, mutualism. D, reciprocity. Okay. Alright. Symbiotic relationship naman ito, teachers. Ano ba yung sagot ninyo dito? Okay. Merong letter B. May letter B. Yes. Si Ma'am Rosemary, letter B. Si Ma'am Athena, letter B. Sir Rinaldo, letter B. Si Ma'am Marge, letter B din. Si Sir Jevy, letter B. Si Sir JM, si Ma'am Jean, si Ma'am Maria Glenda, Sir Drex, Ma'am Jeffine, you are all very good teachers, no? You're getting the correct answer. Okay? Ano yung sagot natin dito, teachers? That is, of course, letter B, symbiotic relationship between orchid on a trunk of a tree. Okay? Sige, discuss natin, teachers, yung symbiotic relationship. Alright, one moment. So, pag sinabi natin, teachers, na mutualism, no? Okay? Tandaan nyo, teachers, to, no? Pakitake note din po nito. Pag sinabi po natin mutualism, kapag both organism in a symbiotic relationship, nagbe-benefit. Again, yung clue term dito is both organism, no? Nagbe-benefit. Mutual. Kaya nga mutual. From the word mutual, both organism, benefit. Okay? So, in the case of, let's say for example, teachers, in the case of the bees and the flowers, si bees daw kailangan ng pollen para makapag-produce or to make honey, which they use as a food source. So, si bees, kailangan ng pollen to make honey na ginagamit sa food source. So, si bee daw pumunta sa flower to gather pollen, which they store in a pouch in their abdomen or on their hind legs, depending on the species. Tapos, when the bees move on from one flower to the next, some of the pollen brushes off and pollinates the new flower, okay? So, kaya doon, the bees and the flowers, they both benefit, okay? So, yan yung case ng mutualism, kagaya ng bees and flowers, okay? Again, pag mutualism, parehas nagbe-benefit ang organism. Letter B naman, di ba yung commensalism, which is the correct answer natin kanina? Pag commensalism, one organism benefits and the other organism isn't benefited or harmed either way. Okay? That is commensalism. Si isang organism nag-benefit. Lagyan natin ng highlight. One organism benefits and the other, and yung isang organism, hindi naman nag-benefit or na-harm. No? Yan naman yung konsepto ng commensalism.
isang organism nag-benefit and yung isa hindi naman nag-benefit or na-harm. Okay? So the simplest example of commensalism is a bird making a nest in a tree. The tree provides shelter and protection to the bird without getting significantly harmed or affected by the bird. Okay? So yan naman po teachers yung concept of commensalism. Okay po? One, benefit. No, isa yung nag-benefit, yung isa naman hindi naman na harm at hindi naman nag-benefit. Okay po. Hindi naman nag-benefit pero hindi din siya na harm. Okay, ganun 'yon. Okay, how about the next one? Yes, we have also teachers parasitism. This is a type of relationship where one organism benefits and the other organism is harmed in some way. Kagaya na lamang ng lice in human head. Okay? Yung kuto. Okay? Yung isang organism, nag-benefit, si lice, nag-benefit, no? Kumukuha ng dugo sa human head. Eh, si human naman, nahaharm siya. Okay? In some way, nahaharm si human. So, yan yung parasitism. Yan yung konsepto ng parasitism. Okay, clear ba to teachers yung symbiotic relationship? Can you please comment sa ating chat box if clear and helpful itong ating mga additional information. Hindi lang tayo sagot ng sagot, meron din tayong mga additional information. Sige nga po. Okay, very good. Clear na kay Ma'am Athena. Alright, let's move forward. Okay, number 64, the organization of words to give pleasure, to elevate the human experience, and to judge the underlying values are the basic objectives of blank. Letter A, music. Letter A, literature. Letter B, music. Letter C, painting. Letter D, theater. Sige nga po. Alright. Okay, very good teachers. Clear naman pala. Okay po. Baka ano na, lumabas na yung tamang sagot. Sige nga. Okay. Add one out. Sige po. Gamitin yung add one out. Pwede din yan dito. Alright, sabi ni Sir Reynaldo, letter A. Si Ma'am Aileen, letter B. Si Ma'am Marge, letter B. Si Ma'am Mary Joy, letter A. Si Ma'am Jean A, same with Ma'am Marge. Sa unang sagot ni Ma'am Marge, letter A. Si Ma'am Athena A din. Si Ma'am JM, letter B. Si Ma'am Janine, letter A. Okay, sige teachers. Ano kaya yung tamang sagot natin for this item? Organization of words, no? To give pleasure. Ano kaya yan? To elevate the human experience and to judge the underlying values. Anong tawag? Okay, pag mga ganyan ng teachers, that is literature, okay? Organization of words to give pleasure. Okay? Yung literature nga, yan yung mirror ng human experience, no? And then, yung music, painting, theater, although pwede silang maging part ng literature, no? Pwede nga silang maging part kasi yung music, painting, yes, pwede. Pwede 'di ba? Parang pwede silang part ng literature. So, ibig sabihin, yung mas broad na concept diyan na hinihingi for this particular item is none other than the literature, okay? Yan yung mas general, no? Kasi yung music, painting, theater, pwedeng mga specific sila ng literature. Okay? But the more general term na mag parang lang nandiyan na lahat,
no, based on the STEM, is walang iba kundi yung literature. Okay po? Yes, letter A po ma'am, literature po yung ating sagot. Yung music, hindi naman lang siya yan, di ba? Yung painting din, hindi. Yung theater, although pwede silang maging, yung sabi ko nga po kanina, maging under ng literature, pero yung pinakahinahanap for this particular question is literature, no? Siya yung mas general. Siya yung mas general na hinihingi sa ating question, okay? Ito naman teachers, yung memorization skills ninyo din dito, no, yung mastery niyo ng mga tao sa literature. So number 65, William Sidney Porter was a famous American writer of short stories noted for surprise endings like The Gift of Magi, Cabbages and King, The Last Leaf, in which he used the pen name blank. Is it A, Mark Twain, letter B, George Eliot, letter C, Longfellow, letter D, O. Henry? Sige nga po. Tingnan ko nga kung alam na ng mga teachers itong tanong, yung concept ng ito. Yung mga tao, no? Yan, teachers, isa pa sa mga mamaster nyo. Itong mga taong to sa actual. Malay nyo may isa dito, no? Alright, so most of you naman, yung sagot is letter D, which is O. Henry. DDD, parang grabe yung conviction ni Ma'am Lisa. Ayan, of course, di daw, sabi ni Ma'am Jeffine. How about the others? Same with Sir Drex, si Ma'am Zonaline, si Ma'am Mary Joy, si Ma'am Jean, Ma'am Athena. All of your answers, yung mga nabanggit ko, letter D, except merong mga sumagot din po ng letter B. That is fine. At least ngayon, alam nyo na ang yung sagot na hinahanap is yung letter D. Pag sinabing O. Henry, that is William Sidney Porter. Okay? Siya si William Sidney Porter. And yung mga works niya, yung mga famous works ni O. Henry or ni William Sidney Porter, meron tayong Gift of Magi, Gift of the Magi, The Cabbages and the King, The Last Leaf, and etc. Okay? So yan yung mga sikat na nagawa, no, ni O. Henry. Please take note of these teachers, no? I-drill natin to. Okay? Para meron kayong mastery. And hindi lang yan teachers, baka sasabihin nyo ngayon, o di sino naman si Mark Twain, sino naman si George Eliot, and ano naman si Longfellow, okay? So meron ako ditong list naman ng mga names na i-master natin teachers, no? Ulitin natin siya. So pag si Mark Twain, yung real name niya is Samuel Clemens. Okay? Samuel Clemens, pag sinabing Samuel Clemens, that is Mark Twain. And yung isa sa mga famous work ni Mark Twain or ni Samuel Clemens is The Adventure of Tom Sawyer. Okay? Kindly take note of these teachers. Pag sinabing Mark Twain, that is Samuel Clemens. And The Adventure of Tom Sawyer. Pag sinabi naman natin George Eliot, yung real name naman ni George Eliot ay Mary Ann Evans. Okay? And one of the famous din na nagawa niya is the Silas Marner. Okay? Si O. Henry naman, yan naman si William Sidney Porter. And yung ano niya is The Last Leaf, The Gift of Magi. Yung nalagay ko lang kasi dyan is The Gift of Magi. Pero yung The Last Leaf then teachers, pakitake note din po niyan, no? Si Christopher Marlowe, okay? That is the father of English tragedy. Christopher Marlowe, the father of English tragedy. Sino naman si Shakespeare? Ang ating sikat na si William Shakespeare. Si Shakespeare naman ang ating greatest English writer. Kilala din siya sa nagawa niyang Bard of Avon. Okay, that is William Shakespeare. Of course, hindi din pwedeng mawawala si Geoffrey Chaucer. Ang kanyang sikat na, ano nga yung sinulat niya?
ano nga tawag doon? Yung pilgrimage, yung may pilgrimage. Sige nga teachers, alalahanin niyo nga ano nga yung tawag doon? Yung kay Geoffrey Chaucer. Sige nga, tingnan ko nga kung merong ano nakakaalala noon. Parang nawala sa isip ko bigla. Sige nga, tingnan ko kung kayo naalala niyo. Ano tawag doon yung may mga iba-ibang ano yung merong the bat. Ano tawag yung mga iba't ibang taong kasama sa pilgrim? Wait, one moment, no? Minsan talaga may mga ganyan. Alam mo yung ano pero hindi mo, pero pag nakita mo alam mo pa din. Chaucer. Yan, okay. Okay, sige. Yan, grabe talaga. Minsan may memory gap. Wala bang nakalala? Ang sikat na sikat ni Geoffrey Chaucer na Canterbury Tales. Of course, si Geoffrey Chaucer, teachers, father of English literature, and tinatawag din siyang morning star of English literature. Okay? So yan, si Geoffrey Chaucer, the father of English lit, and the morning star of English literature. And of course, hindi din pwede mawala si Edgar Allan Poe. Si Edgar Allan Poe, the father of horror or detective stories. Okay? Naalala ko tuloy kay Edgar Allan Poe si Wednesday. Yan, pag naalala ko talaga si Wednesday, yan, si Edgar Allan Poe din yung lumalabas or parang naiisip ko. Mm-hmm. Wala. Clear pa ba ako, teachers? Yung voice ko? Yung ano ko ba? Yung audio ko, okay ba sa inyo? Ah, wala. Wala akong ano. Ano po yung wala? Teacher, sige nga mag-comment kayo sa ating comment section kung clear yung ano ko, audio ko. Clear naman po. Okay, yes. Yung Canterbury Tales ba yung tinutukoy nyo? Yes. Yes, nagka-memory gap ako, teachers, pero alam ko yung Canterbury Tales, nakalimutan ko lang yung title. Pero ulit-ulit na kasi yan eh, yun yung may... Pwede nyo din, teachers, pag-aralan yung mga characters doon, yung mga kasama sa pilgrim, no? Malay nyo. Tsaka, napaka-interesting kayo ng mga kasama doon. Parang pardoner at ako doon, parang may one time na pinag-act kami and parang pinadescribe. Parang something like that, tapos parang pardoner ata ako doon. Ayan, clear naman, yan, clear naman daw ako on your end. Teachers, na take note nyo na ba yung ano, yung mga importanteng taong to? Pag-aralan nyo pa ha, marami pa nito. Mas marami kayong alam, the better pagdating sa gen ed. Alright, sige. Move forward tayo mga teachers, dahil ano na, 8 o'clock na. Number 66, what is progress in one's occupation or workplace called? Is it rank status? Letter B, career development. Letter C, work award. Letter D, occupational renewal. Uh-huh. Sige nga po. Okay. Okay po. Thank you po. Okay. Number 66 kay Ma'am Carlem. Letter B daw. Ayan. Lumabas na pala kasi yung ano, yung sagot din. Pero nauna naman ang ating mga teachers. Okay. Letter B, yung mga sagot na ating mga teachers. Okay, career development. Okay, sige. From the word progress pa lang, di ba? Pag nakita nyo pa lang si progress. Ay, nawala yung ating note. Ay, ang ating highlight. Progress pa lang. Progress in one's occupation or workplace, no? Of course, hindi naman rank status.
bakit hindi Frick Award? Hindi din sila, di ba? Hindi sila yung pinakahinahanap natin for this particular question. Hindi din yan occupational renewal. Okay, add one out. Yung pinaka-best or naiiba dyan is career development. Mas specific din pati siya. Okay, mas specific siya. Yes. That is correct. Sabi ni Ma'am, yes, Ma'am, career development dahil wala namang award na kapag walang development of work. That is correct, no? Nakikita ng ating teachers ang connection ng mga choices and mas na natutukoy or na-identify yung best, no? Yung pinaka-best na sagot. Yan. Susunod na lang talaga yung mga yung sa rank status, yung work award, yung occupational renewal. Halos under na nga sila, no? No? Connected din sila sa career development, but the most accurate term na hinahanap kasi natin dito, which is progress in one's occupation or workplace, that is career development. Very good, teachers. Talagang ang mga teachers natin nagre-reflect na talaga sa mga ano, nagagamit na yung kanilang mga metacognition sa pagsagot. Ayan. So, clear na sa ating mga teachers, kaya mag-move forward na tayo. Number 67. A person whose opinion is trusted and whose advice on delicate matters are valued by friends and colleagues has attained blank. Is it A, rank? Letter B, relation? Letter C, prestige? Letter D, or letter D, understanding? Sige nga po. A person whose opinion? Person na ang opinion daw is trusted and whose advice on delicate matters are valued ng mga kaibigan at colleagues. Ano na ba yung na-attain ng ating ng ganitong klase ng tao? Sige nga. Okay, sige nga. You may still change your answer, teachers. Hindi siya B at hindi din siya D. Aha. Hindi siya B at hindi din D. Sige, may still change, teachers. Hindi siya B at hindi din D. Ano ba yung na-attain niya? Hindi understanding, no? Mababa, medyo ano pa yung understanding? Iba yung ano ng understanding dyan. Parang hindi siya. Yan, okay. Okay, lumabas na yung tamang sagot, teachers. The correct answer is letter C, prestige. A person who's trusted on and whose advice on delicate matters are valued by friends and colleagues has attained prestige. Okay? So, teachers, prestige, kasi yung naisip nyo kasi yung prestige, parang iba din yung definition na pumabasok sa isip nyo, no? Pag sinabi natin yung prestige, respect or admiration that is given to someone or something, that is another definition of prestige. Please take note of that, teachers. The item number 67, hindi yan understanding and hindi din relation. That is, walang iba kundi ay prestige. Okay, so yung vocabulary niyo, teachers, pwede nyo pa yung ma-enhance, no? By reading. Kasi yung word one yung definition niya. Iba pa yan. Kung noun ba yan, kung verb ba yan, kung adjective ba yan. And iba't iba ding yung mga words natin, ginagamit din natin siya sa iba't ibang context. Depende pa yan sa konteksto. Okay po?
Yung kagaya nito, yung hinihingi natin is prestige, which is yung ibig sabihin niya is yung respect or admiration that is given to someone or something, which is perfect sa ating hinihingi sa STEM or sa tanong. Alright? So, teachers, kindly take note of this as well. Okay? Next item. Letter or number 68. Films are the most advanced art because they not only involve visual and audio projections, but also is it A, music, letter B, scenery, letter C, light, letter D, movement. Sige nga po. Yes, laban lang tayo teachers kung kung nagkakamali man po tayo, that is fine. Again, inulit ko naman yon na mas mabuti nang magkamali tayo dito sa review kesa magkamali actually. Kurutin yung sarili nyo para alam nyo na hindi nyo na dapat siyang ulitin kasi nasaktan kayo nung time na nagkamali kayo. Okay? O, di ba may pahugot pa tayo? Pero syempre, magiging memorable kasi yun, teachers. Ako din naman, teachers, nung nagre-review kami, akala nyo naman sa akin, perfect ako noon. Eh, ako noon parang, nung mga first part ng review namin, medyo lutang-lutang pa naman ako kasi yung iba, hindi naman ako familiar. Lalong-lalo na yung gen ed kasi yung gen ed talaga, malawak kasi siya, di ba? Iba-ibang subjects yung included sa gen ed. So, kailangan mas malawak talaga yung kaalaman mo para masagot mo siya. Kaya, nagkakamali ako, teachers. Pero, on the day of the examination, yung mga pagkakamali kong yun, yung mga tayo na kinurot ko yung sarili ko, naalala ko yun, and ayoko nang ulitin yun. Okay po? Sige. Okay, sige. So, films are the most advanced. Films daw, most advanced na siyang art. Dahil hindi lang ang involved is yung visual, yung audio, pero ano pa daw? Yung audio, pwede nang yung music included na kasi, I mean, sa audio. Yung scenery naman, pwedeng visual, no? Pwede na siyang pumasok sa visual. Yung light naman, pwede na din siya sa visual, no? So, gawin niyo yung mga ganun-ganun teachers, parang kinoconsider niyo yung mga choices, no? Sorry, medyo ano. Okay. So, pwede na kasi siya dyan sa visual, yung scenery and light. So, ano yung natitira? Yung movement, no? Meron na kasi tayong visual, meron ng visual, may audio na, yung movement. Yun yung isa sa rason kung bakit most advanced art na yung films. Kasi hindi na lang siya visual, audio, but also may movement. Alright? Sige. May naligwak pa ba sa number 68? Marami yung nagkamali dito, no? This is art appreciation, teachers. Sige, pag-aralan nyo yung art appreciation. Yung art appre pati, teachers, medyo malawak-lawak yan eh. Ang dami ko diyang notes sa art appreciation, pero very helpful naman 'yon kasi nung naglat talaga kami, nakatulong, no? Ayan, sulat lang ng sulat and then master nyo 'yan, i-review nyo, i-record nyo, pakinggan yung ni-record nyo, tension sa isip nyo talagang ano, malakas, no? Ligwak din. Okay. Mas malakas-lakas yung sarili nyo, teachers. Ayan. Okay. So, dapat hindi na magkamali sa actual it. Okay. Sige. Let's move forward. Paano ba i-erase ito? Okay. Sige. Number 69, all these are sculpture materials except letter A, acrylic, letter B, marble, letter C, wood, letter D, clay. Sige nga. Lahat daw ng ito ay sculpture materials, pero yung hinihingi is yung hindi. Alin ba yung hindi sculpture materials? Or sculpture material? Nawala na yung live. Number
69, number 69. Sige, letter B daw, marble. Mm-hmm. Is that letter A? Is that letter C? Alright, ano ba? Ano ba yung tamang sagot kaya dito? Okay, so lumabas na yung tamang sagot. Yung marble, ginagamit ba yan pag mag-sculpture tayo? Diba, ginagamit naman yan? No? So, hindi siya si B. Si wood ba? Ginagamit pa ba natin yan pag mag-uukit tayo or mag-sculpture tayo? Alright. Of course, wood. Nakikita natin yan eh. So, hindi siya yung hindi dyan. Si clay ba? Ginagamit ba natin yan? Okay. Si D din, no? So, hindi siya yan yung hinahanap. Kasi lahat ng itong tatlong ito, they are for sculpture, no? For sculpture, ano sila? Materials. So, yung except po dyan, teachers, is none other than letter A, acrylic. Yung acrylic that is used for painting, no? Kaya nga meron tayong acrylic paint. Alright, sige. Move forward. Humihinga pa ba ang ating teachers? Loaded na ba ang ating mga brain cells dyan? Or laban pa kasi magiging LPT pa tayo sa September let, diba? Ayan. Laban lang mga future LPTs kasi last nyo na tong take. Ang next na, after nyo mag-let, makikita nyo yung name nyo on the list of passers and mag-oath taking na kayo. Okay po? Ayan. Lalaban pa. Di baling nagkakamali, basta sa actual let, hindi na, no? Ayan. Okay, number 70. Your neighbor, eh ano ko nga muna to, baka. Okay, your neighbor confides that she is a drug pusher because she needs the money to support her lifestyle. The moral principle that you should advise your neighbor to follow is blank. It'll be the end does not justify the means. Letter C, between two evils, do the lesser evil. Letter D, always do what is right. Okay, sige nga. Ano yung sagot natin dito? Ayan, buhay na buhay pa ang ating mga teachers. Yan ang gusto ko sa ating mga teachers. Hindi lang nag-iisip, kundi may energy pa. Pero teachers, after nito, mag-rest na kayo, no? Yung may mahalagang after ng mga ganito, pahinga din nyo yung effective sa inyo sa pag-aaral nyo kung mag-aaral kayo ng gabi, ng umaga. Ako kasi noon ano, nag-aaral ako parang gabi ata. Sa akin effective yung 4. Minsan din, pero depende kasi. Nagtatrabaho kasi ako noon, teacher. So, takot nga ako noon eh, baka kasi nagtatrabaho ako. So, sa mga nag-work dyan nating mga teachers, okay, kahit nagwo-work kayo, huwag niyo pa rin kakalimutan na mag-focus sa inyong review, okay? Para prepared na prepared pa rin yung inyong mga tamang po ito, ma'am. Apo. Yung sagot niyo po is letter D. May D, may A, may B. Aha. Okay, teachers, your neighbor daw, meron kayong ano neighbor na drug pusher. Of course, sabi sa inyo ni nung neighbor nyo na drug pusher, kaya siya drug pusher kasi kailangan niya ng pera para masuportahan
yung buhay niya, yung klase ng buhay na meron siya. The moral principle that you should advise to your neighbor to follow, kung ano ba yung sasabihin mo kung kunwari may nakausap kang ganong klase ng neighbor, sasabihin mo bang principle of double effect? Sasabihin mo ba yung principle ng double effect? Mm-hmm. Hindi naman. Mm-hmm. Yung letter C, between two evils, do the lesser evil. Yan ba yung pinaka best na sasabihin mo? Yung D, always do what is right. Okay? Always do what is right. Baka nalinlang kayo ng letter D, teachers. No? Always do what is right. Pero, on this context kasi, teachers, no? Pinuprove kasi nung neighbor mo na drug pusher na kaya niya yun ginagawa kasi kailangan niya ng pera para masuportahan yung klase ng pamumuhay niya. Ano ba yung base dun sa kontekstong yon or sa sinabi niyang yon, sa justification niyang yon, no? Base dun, ano ba yung best thing na dapat mong sabihin? Although si always do what is right, tama naman siya pero hindi kasi siya yung pinaka-best, no? Yan, hindi siya yung pinaka-best. Itong the end just does not justify the means. Ibig niyang sabihin, 'di ba? Kasi hindi naman kasi ito literal. Hindi siya on the literal level. Ibig niyang sabihin, a positive outcome isn't, well, a good thing if the methods used were dishonest or harmful to others. So, kahit ganyan pa yung rason mo, kasi nga, okay, hindi yan maganda, hindi pa rin yan ma-justify yung sinasabi mo. Okay, hindi pa rin yan justifiable, hindi pa rin yan sapat. Kung ganyan naman yung paraan mo, hindi pa rin yan mabuti gawin, okay? So, parang yan yung sinasabi sa letter B. Kaya yung sagot natin, teachers, is letter B. Okay? Hindi naman yung principle of double effect. Yung letter B, yung best. Intindihin niyo, teachers, yung tanong or yung situation pa lang mismo. Okay po? The end does not justify the means. Ligwak bang marami? Okay, so kung may mga teachers tayo dyan na naligwak, okay lang yan. Again, huwag nang uulitin, teachers, no? Pag mga ganito. Again, intindihin niyo yung situation, kung may mga situation na binibigay and ano ba yung best advice na maisasabi nyo or ano ba yung best way na yung best advice nyo based doon sa sitwasyon. Okay po. Yan, number 70 na tayo. Alright, sige, ito. Happy times await you, provide you can overcome the happy times await you, provided you can overcome the reluctance to do some unpleasant chores that need immediate action. Remember that effort, okay? Remember that effort is far more easily sustained if it is joined by enthusiasm. They suggest that work worth doing at all is worth doing. Is it effortless? Letter B, cheerful. Repeatedly. Letter D, reluctantly. Sige nga po. Teachers, tingnan niyo yung ating mga tingnan niyo yung ating tawag nito, yung ating context clue. Remember that effort is far more easily sustained if it is joined by enthusiasm. Pag sinabing enthusiasm, ano yan? Suggest that work worth doing at all is worth doing what? Kapag ba nagginagawa mong isang bagay ng may enthusiasm, ano ba? Anong klase yan? Effortless ba? Repeatedly, reluctantly. Mm-hmm. Alright, sige. Lumabas na yung ating correct
answer. Hindi siya effortless, 'di ba? Hanapin niyo teachers yung context clue. Okay? Para madali yung matutuko yung correct answer. So dito teachers, the correct answer is cheerfully. Parang similar kasi or synonymous siya sa enthusiasm, no? Kapag daw ginagawa mo ang isang bagay na, remember that effort is far more easily sustained. Kapag daw ginagawa mo siya or hinahaluan mo siya ng enthusiasm. So, paano ba yan? This suggests that work worth doing at all is worth doing cheerfully. Okay po, that is the correct answer. Alright, sige. May mga nakakuha naman ata ng correct answer. Yan, yung cheerfully, ibig sabihin, masaya ka. Dapat ginagawa mong isang bagay nang masaya ka. Nag-e-enjoy ka, okay? Nang may enthusiasm ka. Gustong-gusto mo talaga siyang gawin dahil masaya ka, okay? Masaya ka sa ginagawa mo. Alright, sige. Number 72. The science of human behavior is blank. Is it letter A, psychology, letter B, sociology, or sociology, letter C, philosophy, letter D, anthropology? Science of human behavior. Wala na diyang magkakamali, teachers. Dapat alam niyo yan. Human behavior, human behavior, human behavior. So, ano bang tawag dyan? Okay, this is an easy question. So, I think almost everyone got the correct answer. Wow, 52, ano na tayo? 52 viewers tayo ngayon, no? Alright, sige. Of course, walang ibang sagot dyan kundi ang letter A. That is psychology. Okay, science of human behavior, that is psychology. Now, ano naman yung sociology, teachers? Sociology, yan naman po yung study of human social relationships and institutions. Okay, that is sociology, social relationship, sociology, social relationship. Pag sinabi naman natin philosophy, that is the study of knowledge, okay? The study of the study of knowledge, love of wisdom, okay? How our existence and how we come to that is, take note of these teachers. Huwag lang makikinig, isulat nyo para man, this is the systematic study of humanity with the goal of understanding our evolutionary origins, our distinctiveness as a species, and the great diversity in our forms of social existence across the world and through time, okay? Systematic study of humanity naman pag anthropology. Philosophy, study of knowledge, how we understand our existence, yung real, good, and true. Yung sociology, study of human social relationship, okay? Ano teachers, kumusta? Humihinga pa ba? Okay, mag-water break muna tayo ng 2 minutes. Sige nga. Parang pagod na ating mga teachers. Okay, sige nga. Okay, lalaban pa ba para sa lisensya? Okay, sige. Humihinga pa. Yan, kayang-kaya pa ng ating mga teachers. Sige, inom muna tayo ng tubig, no? Yung ating mga teachers na uhaw na dyan.
Ayan, laban na laban pa ang ating teachers. Okay, na-take note na ba? Okay, I hope na na-take note yun na po, teachers, no? Yung mga important concepts. Para sa future, of course. Okay, number 73. Patuloy na po tayo. It is a practice in Richard's office to serve well only those who bring gifts, but it is the practice of Richard to serve well all without gifts. Okay? All without gifts. Richard's act is demonstration of, again, it is a practice in Richard's office to serve well only those who bring gifts. Pero daw, yung practice ni Richard is to serve well yung lahat kahit na walang gifts. So, si Richard daw, ano daw yung tawag sa ginagawa niya? Is it indifference? Letter B, industry. Letter C, integrity. Letter D, embarrassment. Alright, so may lumabas ng sagot. Pero sige, baka hindi naman nakita ng ating mga teachers. Okay, very good. Okay, madali lang, no? Si Richard, kahit na ano, walang gifts, still, nagsiserve pa din siya, no? Kabaliktaran ng practice sa opisina nila na magsiserve well ka lang, ayusin mo lang yung trabaho mo, yung pagsiserve mo, kapag may yung mga taong mayroong gift or parang may suhol, no? Parang ganun kasi. Si Richard, hindi siya ganun, kabaliktaran. Kahit walang, tawitin, may term doon eh. Kahit wala, basta parang suhol siya, di ba? Parang suhol siya kasi, ano eh, magtatrabaho ka lang pag merong bibigay sa yung gift. So si Richard naman, hindi siya ganun. Okay, so ano ba si Richard? Indifference ba? Parang ano yan eh, negative siya, di ba? So hindi siya yon. Hindi siya yung sagot. Hindi indifference. That is negative. Industry. Hard work siya, pero yung industry kasi parang hard work na din, no? Hindi siya yung pinaka hinihingi dito. May pinaka term kasi. Okay? Embarrassment naman, that is not as well. Hindi naman yan. Obviously, hindi embarrassment kasi malayo naman yan sa tanong. Okay? Alin po yung my reply, sir? Okay, so hindi siya embarrassment, okay? So, I'm sorry. Nasa na yun? Okay, yung integrity po, yun po yung hinihingi dyan, okay? Yung kahit walang kung ano, magsisilbi ka pa din. Yung kahit walang ibigay sa'yo, no? Kahit walang ganon, makakapag-serve ka pa din ng maayos or magsiserve ka pa din ng maayos. Alin po Sir Reynaldo yung may reply po? Sorry po, hindi kasi siya nakikita dito yung hindi naka yung live review. Live review, opo, naka-live po tayo sa, ito po yung live natin. Hindi ko lang po sure kung meron tayo sa YouTube. Kanina kasi tinry namin pero bumalik kasi ako dito sa ano, sa Facebook Live. Okay? Alright, sige. Yan, tama po si Ma'am Jeffine. Ginagawa ni Richard ang kanyang trabaho kahit wala namang gift. Okay po. Ah, okay. I get it na. Replay. Kasi replay kasi yung nakita ko dun sa taas. Ah, may replay. Ano po ito? Ang alam ko, hindi naman po siya, sir, mawawala ata sa Facebook. Ano natin?
Hindi naman ata ito nawawala sa Facebook page. Parang mabiview nyo pa rin po ata ito. Ah, okay. Opo, sir. Mababalikan nyo naman po ito. Okay. Pagtapos na siguro siya, no? Pagtapos na siya, baka marireplay pa naman siya. Okay. Replay kasi yung nakita ko sa taas. Kaya hindi ko na... Replay pala. Pwede nyo naman pong mabalikan, sir, no? Kasi ano naman to, parang online... pre-online review naman po ito sa ating page. Okay po. Okay, get it na po, sir. So teachers, again, kapag nag-work ka or nagsuserve ka without expecting for any gifts, without expecting any in return, of course, aside from sa salary siguro, no? You are working with integrity. Kasi bawal yun, di ba? Yung may mga, may suhol, pag, lalo na sa mga government, no? Bawal yung mga fixer and everything. So, dapat you work with integrity. Kagaya ni Richard. Okay po? Very good. Alright. Number 74, because it can be touched and felt for texture and forms, sculpture is called art. What kind of art? Okay? It's called blank art. What kind of art is sculpture? Is it visual, collaborative, tactile, audio? Dahil daw it can be touched and felt, okay? For texture and forms, is sculpture daw, ano daw tawag sa kanyang klase ng art? Is it letter A, visual, letter B, collaborative, letter C, tactile, letter D, audio? Sige po, teachers. Yan, nakikita ko na ang mga sagot ng ating mga teachers. Very good. Okay, teachers, mag-end tayo ng 9:30, no? Kasi medyo late kasi tayo nag-start. So, extended din tayo. Di bali, teachers, worth it naman tong mga tanong na to, no? Yung mga konseptong na, yung mga knowledge na na-cover natin for this evening. Very useful. And these kind of questions, mga ano na to, new curriculum na ang ano niya, datingan, di ba? Alright, sige. The correct answer is none other than tactile. Tama si Sir Reynaldo, si Ma'am Nor, si Ma'am Zukira, si Ma'am Crystalline, si Ma'am Maria Glenda, Sir Beran, Sir Zun, Sir Drex, and the rest of our teachers who got the correct answer, congratulations. Again, nakita nyo yung ating mga context clues. Touch, felt, no? Hindi lang siya nakikita, but it can be touched and felt, okay? So, ibig sabihin, hindi siya visual, hindi din collaborative, hindi din audio, okay? Add one out, yung naiiba or pinakahinahanap natin ay yung tactile, okay? Tactile. Pag ibig sabihin pag tactile, you can touch it, you can feel it, okay? You can touch it, you can feel it. So that is tactile. Okay, very good teachers. Get the correct answer. Okay. Okay po, Sir Rinaldo. Let me just erase this. Okay, ito naman teachers, number 75. The art that is therapeutic because it soothes the emotion and prevents depression. Again, art daw na therapeutic soothes the emotion, prevents depression. Anong klaseng art ito? Is it A, theater? Is it B, film? C, sculpture? Letter D, music? All right, let me read your comments. Anong klase ba ito ng art? Suiting. Ano ba yung suiting sa ating ano? Yes, yung suiting para sa atin na napiprevent yung ating depression. No, it suits our emotion, therapeutic siya, ano ba 'yan? Theater ba 'yan? Mhm.
Hindi, no? Hindi naman yung theater. Film ba yan? Hindi din, no? Hindi din yan si film. At lalong hindi naman yan si sculpture. Ano ba yan? Agad-agad, madali lang yung tanungan na ito. Yes, walang iba kundi ay yung sagot dito ay letter D, music. Okay? Okay. Okay, sige. Sige, music yan, teachers, no? Siyempre, pag nakikinig ka ng music, nare-relax tayo, di ba? Very therapeutic. Lalong-lalo na kapag bet na bet mo yung gustong-gusto mo yung genre, yung kumanta, let's say si Taylor Swift, no? Fan ng Swift. Swifty kasi po, sorry na. So, si Taylor Swift, kunyari, kung Ben and Ben ba yan, no? Parang yung, kunyari, kung gusto, kung medyo stressed kayo the whole day, makikinig kayo ng music, makikinig kayo ng mga motivational, yung mga relaxing na music, di ba, na masi-search nyo sa YouTube or sa YouTube, di ba? Parang ganyan, okay? Sabi nga ni Ma'am Rosemary, music is life. Alright? Sige. Ito naman, teachers, try nyo nga ito. Overseas Filipino workers boost Philippine economy. While sacrificing to be separated from the families, indeed, they are blank. Letter A, labor heroes. Letter B, export workers. Letter C, unsung heroes. Letter D, economic angels. Okay. Yeah, sabi ni Ma'am Mary Chris, music is the food for the soul. Yes, Spotify. Sa Spotify, no? Kaso lang, hindi na ako premium, charot. Okay lang yan. At least makakapag-ano ka pa din. Parang Netflix lang. May bayad. So, yan. Okay. Marami yung sumagot ng A. Labor heroes ba, teacher? Si overseas Filipino workers daw, sila yung nagbo-boost ng Philippine economy habang sinasakripisyo na mapalayo sa kanilang pamilya. Indeed, they are. Sige nga po. Okay, so teachers, for this particular item, okay. Okay, so letter C po yung sagot. Okay, sige. So yung unsung heroes, ibig sabihin niya is not noticed or praised for hard work, courage, or great achievements. Okay? So, grabe yung sacrifices ng ating mga OFW, no? Pero sila yung mga unsung heroes. Okay? Ligwak na naman daw. Ligwak na naman daw. Natatawa ako sa mga comments. Okay lang yan, teachers. Kung nagkamali man, okay? That is fine. Hindi na natin siya ulitin kapag nasa actual ano na tayo. Okay, paano ba to? Okay. Mas malami daw ligwak. Pero okay lang yan, Ma'am Via. Kasi the more naman na maraming ligwak, mas madami kang mare-remember na hindi mo na pwedeng ulitin para magkamali. Hindi mo na ulitin magkamali, no? Okay, number 77.
We watch as the patients blank the pain treat or the pain treatment. We watch as the patients blank the pain treatment. Ayan. That's good to hear, Sir Rinaldo. We watch as the patients blank the pain treatment. Okay. Teachers, ano yan? Bear? Letter B, born? Letter C, bear? Letter D, bore? Aha, sige nga. Bear ba yan? Bear? As in bear? Diyan yung matitest ang inyong vocabulary. Sige. Sige nga. We watch as the patient blank the pain treatment. Bore. Parang nakakalito naman kasi, no? Okay. Let's see. Pag sinabing bear, bear, di ba? Parang bear skin. Parang bear, not clothed or covered. Parang walang saplot, no? Bear. Kaya nga, bear, ano, parang bear face. Di ba pag sinabing bear face, walang makeup, walang pulbos or walang powder. Bear, wala. Walang cover. Okay, walang cover. Not clothed or covered. Pag sinabi namang born, come, ligwak again. Okay lang yan, ma'am. Okay lang po yan. Pag sinabi ng born, syempre, obvious, come into existence as a result of birth. Pinanganak, di ba? And then yung letter D, bore, to make a hole and especially with a drill. Okay? So yan naman yung bore, as in bore na B-O-R-E. Natatawa ako, ligwak again. Pero, ma'am, okay lang po yan. Okay lang po yan kung ano, nagkakamali tayo. Ang importante po, natututo po tayo. And hindi natin yan uulitin on the day of the let. Okay? Wala na ako. Eh, naghuma-huma akong teddy bear. Teddy bear pala yung naisip nyo sa bear. Grabe naman kayo. Di ba parang ano? Okay lang yan. Sana about Rizal din po sa next life ko. Ay, actually, sir, ano, nag-Rizal na po kami. Yes, nag-Rizal na po kami. You may access it kapag po nag-enroll kayo sa ating private online review. Okay? Later, ipakita ko ulit yung kung paano makapag-enroll ng private online review para kung meron kayong or may meron sa inyong gusto, I encourage you to enroll in our private online review kasi enjoy na enjoy kami doon last meeting lang, no? Puro Rizal yung question namin noon. Ito kasi medyo ano na, more on science and then meron ding ethics, may literature. Yung last namin, yung last time that was ano, yung mga questions focus on Rizal and yung social studies. Okay po? Okay. Sige. Okay, teachers, yung bear, ibig sabihin niya, hindi teddy bear. Hindi teddy bear, okay? Ibig sabihin niya, indoor. Or ano, parang titiisin mo, di ba? We watch as the patients bear the pain. Major in TLE po. Yes po, yung books po ba yung sinasabi niyo? Meron po nun, major in TLE, meron pong book sa ating LCTC Review Center. Okay, visit nyo lang po sa ating shop, no, sa Shopee. Okay. Sige, yung bear, okay, tandaan yan, yung bear na B-A-R-E, not clothed or covered, born, come into existence as a result of birth. Yung bear naman na B-E-A-R, hindi teddy bear, kundi titiisin mo siya or endure. Okay, pag titiis. Yung bore naman to make a hole in especially with a drill. Yes po. Yes po, yung mga books po natin available sa ating Shopee shop or Shopee store.
Just search for LCTC Review Center and yung mga books po nandun na, iba't ibang majors and gen ed, prof ed, kahit yung Scantron po na sample na pwede yung pag-practice nandun na din po. Okay po? Okay. Oh, hindi. Pwede pang pag-ipunan, sir. 1,500 for BE Ed and BS, BS Ed. 2,000. All right, number 78. The process of studying oneself closely in quietness and reflective mood is letter A, introspection, letter B, interpersonal, letter C, intrapersonal, letter D, intrusion. Sige nga po. Studying oneself closely, quietness and reflective mood. So yan yung mga context clues natin dyan. Ano ba yan? Sige nga. Okay. Sige. B, C, C. Okay, malilito kayo dyan. Yung intrapersonal yung naisip nyo, no? Bakit? Bakit ba si intrapersonal? Dahil studying oneself? Oo, no? Malilito ka nga naman pag intrapersonal. Baka kasi iniisip nyo na more on self. Kasi more on self ang intrapersonal. Pero ano ba to, teachers? The process of studying oneself closely in quietness and reflective mood. That is introspection, okay? Ligwak. Ligwak na naman daw. Muntik nang naging tama, ah. Yes. Okay. Muntik nang naging tama, pero nagkamali pa din. Okay lang yan, teacher. So, pag sinabi nating introspection, that is studying oneself closely in quietness and reflective mood. That is also the examination or observation of one's own mental and emotional processes. Okay? That is introspection, examination or observation of one's own mental and emotional processes, which is the same with kung ano yung hinihingi po dito, okay? Interpersonal naman, yun naman yung mahilig sa ibang tao, yun yung mahilig makipag-socialize, yung hindi, parang hindi makumpleto yung araw na hindi makapag, kumbaga, interact sa ibang tao, no? Yun yung mga people-oriented, no? Yung mga people, ang tawag dito? Yes, people-oriented, okay? And then, okay, intrapersonal naman, teachers, yan naman yung kahit na mag-isa ka, okay lang, yung self mo lang, no? Yun yung mahalaga, yung sarili mo, no? That is intrapersonal. Kaya medyo nalito siguro kayo kasi yung studying oneself kasi nandyan. So, parang naisip nyo intrapersonal. So, I think you're not that familiar with introspection, which is pag sinabi nating introspection, examination of one's own mental and emotional processes. You're studying oneself closely in quietness and reflective mood. Okay, hindi ba familiar? Oo, teachers, kailangan yung mga ganitong drills. Kaya nga, I encourage you to please enroll sa ating online, private online review para mas maraming drills pa kayong ma-encounter. Okay? And pag sinabi naman nating intrusion, the act of intruding. Yan naman yung ating intrusion. O, diba, yung mga ganitong terms, hindi sa inyo familiar, pero dahil nag-attend kayo ng review ngayon, at least alam nyo na. No? Na hindi siya lang yung intrapersonal, hindi lang yun siya yung about self, no? Pero yung introspection may mas malalim pa siya.
Okay, mas malalim. Okay, studying oneself closely in quietness and reflective mood. Alright, sige. Move forward tayo. Ano nung oras na ba? 9:21. So, meron pa tayong time. Yes, pag-ipunan po, no? Ganyan talaga kapag nag-review, medyo mag-invest ka din yan. Nalito sa oneself. Sige. Okay, teachers, yung mga gusto mag-avail ng books again, available sa ating Shopee store, LCTC Review Center. And nandito na yung mga books na available, Prof. Ed. Hindi lang yan, teachers, ha, kasi in-screenshot ko lang po yan. Wala man ako kanina encounter sa college times. Ay, sir, naku, kung nagre-review naman ako, sir, hindi ko naman din talaga, parang ang, nung nagre-review ako, sabi ko, parang hindi ko naman alam yung iba. Kasi hindi naman natin mapag-aaralan lahat, no? And yan, yung ganitong review, at least, nalalaman natin yung mga possible na questions na pwedeng lumabas. Okay pa? Nasa maling tawang pag-invest, sakit masaktan, huwag lang kailit. Naku, oo talaga. Huwag lang kilit. Huwag ka lang masaktan pagdating ng let. Dapat i-manifest and i-claim nyo na, teachers, na yung names ninyo makikita nyo sa list of pastors or dun sa top-notchers. No? Malay nyo, aabangan ko yung mga pangalan nyo on the day na lalabas yung resulta ng let kasi baka meron ditong isang teacher or dalawa o tatlo or marami pa na makikita ko on the list of top-notchers and list of pastors. Lahat kayo dapat, kung hindi man top-notcher, at least makapasa, no? Kaya i-aim ninyo top-notcher para sure na ang passing, okay? Napas ka na talaga. Okay, sige. Ito naman. 79. Of the criteria of personhood, recognition and acceptance by others are classified as criteria, as blank criteria. Letter A, cognitive. Letter B, sentient. Letter C, genetic. Letter D, social. Recognition, acceptance, personhood. Ano ba yan? Is that cognitive? Is that sentient? Is that genetic? Mm-hmm. Or is that social? Angel talaga ako, Ma'am Jepin, kaya talagang makakapasa na kayo. Yes, magdidilang anghel ako, minamanifest ko na yan and kiniklaim ko na yan. Uy, totoo yung teachers, pag minanifest and clinim mo, magkakatotoo yan. Kaya teachers, huwag na kayong magduda, no? Huwag niyong iisipin na baka lang, baka. Hindi pwede yung baka. Dapat may conviction na din kayo na makakapasa kayo, okay po? Kasi nakikinig ang ating universe. Nakikinig ang ating universe. And wag na wag kayong makakalimot mag-pray. Kasi ako noon after kong makapag-take ng let, halos lugmok ako, hindi ko na nga sigurado noon kasi yung gen ed ko, okay, sigurado na ako. Yung prof ed ko, sure naman. Pero yung majorship ko, may iyak ka na lang. May iyak ka na lang talaga, hindi na ako magtotok. Kasi hindi ko naman talaga, parang, alam mo yon, nakakaiyak talaga, teachers. Tapos given that, yung curriculum kasi kami, teachers, tapos kami yung first batch na nag-take ng let, di ba? Para sa new TOS. So, ang hirap, di ba? Parang, risky kasi yon, risky yung time namin. Very risky. Doon ka magsasabi sa sarili mo na, para siyang investment, hindi ka sigurado. Okay? Pero pinaghirapan mo yon. Depende na lang kung talagang makakapasa ka, no? Ang importante naman, ginawa mo yung best mo. Hindi ka chumamba, no? Kasi hindi naman lahat ng lalabas sa let na pag-aralan mo siya. Lalong-lalo na sa majorship. Oo, mumultuhin ko kayo. Okay, teachers, number 79. Wag nang puro kwento kasi baka maligaw. Of the criteria of personhood, okay? Yung personhood, recognition, ano ba yan? Kailan nyo ba yan nag-i-encounter? Acceptance by others. Anong
ano ba yan? Under what criteria ba yan? Cognitive ba yan? Uh-huh. Wala naman dyang sinabi about sa thinking, di ba? Pag-isip. Is that sentient? Hindi din. Genetic. Aha, genetic. Wala naman ata dyang ano. Wala lang connection yung genetic, no? Walang iba kundi yung social po yung correct answer. Okay? Social is the correct answer for this particular item. Siyempre, halata naman yung mga clues na personhood, recognition, yung acceptance by others under social criteria. Very good po. Okay. I think most of you got the correct answer naman here. At least, di ba? O hindi naligwak yan mga teachers, ha? Very good po. Erase natin yan. And then next na tayo. Okay, I think last item na natin to teachers. Number 80. Moralist write literary pieces that inform and teach moral lessons which are called blank. Moralist write literary pieces that inform, okay? Teach, inform and teach moral lessons which are called, letter A, lyric, letter B, historical, letter D, autobiographical, letter D, I mean, letter C, didactic, letter D, autobiographical. Okay. Inform and teach. Yan yung mga clue. Teach moral lessons. Ano ba yan? Lumabas na. Alright, sige. Letter C yung tamang sagot. Okay? Nakikita ko naman dito, tama naman yung mga sagot ng ating mga teachers. Okay, so hindi naman siya lyric, no? Didactic siya kasi ito yung type of poem which is meant to teach as well as to entertain. And of course, yan nga, to teach moral lessons. That is none other than but, yan, didactic siya. Pag sinabi namang lyric, often with song-like qualities that expresses the speaker's personal emotions and feelings. So wala naman siya dyan, no? Hindi naman naka-highlight sa ating ano yung personal emotions and feelings. Pag sinabi naman nating historical, its aim is to delineate events of the past by incorporating elements of artful composition or composition and poetic diction. Yun namang autobiographical, considering the self are located at the very center of lyrical expression. Kasi nga, autobiographical, no? So, yan, yung didactic, yan yung poem meant to teach as well as to entertain. Teach a moral lesson and to entertain. Okay, sige. So, I think this is the last item na for tonight, mga teachers. Again, teachers, huwag niyong kakalimutan yung mga concepts na tinuro for tonight. And let me project again sa ating screen yung inyong mga yung mga gustong mag-avail ng ating private online review. Yung mga gusto dyan, teachers, eto siya. I-screenshot nyo na lang po before we end our session for tonight. And teachers, huwag nyong kakalimutan, no? Sana nag-take note po kayo ng mga importanteng bagay na pinagdi-discuss natin ngayon. And huwag kakalimutan yung mga drills natin kasi malay nyo, no? Yung mga pagkakamali nyo, huwag nyo nang uulitin po. Okay? Sige. So, teachers, nakailan ba kayo? Tingnan ko nga, baka may gusto mong mag-share. Yung mga comfortable mag-share ng scores ngayon. Ano, parang 41, 42. 42, kung naka-80 tayo ngayon. 39 items. 39 items. Okay, sige. Sa mga gusto mag-private online review, send lang ng 1,500 pesos for BEd and 2,000 pesos for BSed. Just send your payment to Dr. John Axel Cortez. GCash number, nandito na, 0935120968. Okay, sige. Good night, everyone. Sana nag-enjoy kayo for tonight's session. Marami kayong natutuhan and wag niyong kakalimutan ang lahat ng ating mga diniscuss, mga din reels, and
of course, yung, yan, yung mga importanteng concepts, okay? Gagamitin nyo siya on the day of the let's. Yun na, ito na po yung una and last take nyo. Okay? Kasi kayo na yung ating mga susunod na LPTs. Okay? Papasa kayo at magta-top. Ayan. Thank you po. Alright. Sige. Bye-bye. See you kung kailan ang ating next meeting or next session. Alright. Thank you. Bye-bye. Ayan. Yung